sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Alas 5.33 ng umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawa. Balita ang walang iwanan. Paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Araw ho tayo ngayon na Miyerkules sa 17 sa buwan ng Abril, taong 2024. Good morning, magandang magandawaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Metro Manila. Sa lahat po naman bumubati ng magandang umaga at ilang pang mga pagbati, sa lang po aking kasagutan dyan, I miss you too. Paring Melo, good morning, thank you. Kay Paring Manny Vargas, maraming salamat din po sa inyo mga kapuso. At thank you pa rin sa ating mga bumabati po at nangungumusta sa ating pong Facebook Live. Good morning po sa inyo, Abner Alvarez, Luz Biminda, Sirot Rosario, Gamboa, Fe Tamba, Tarubago, Obo na nakikinig at nanonood sa Facebook Live dyan po sa Kuwait. Good morning po sa inyo lahat mga kapuso. Ako po inyo kapuso, Orly Tinidad. Pasadaan na natin ating po mga maiinit na mga headlines ngayon pong umagang ito na Miyerkules. Dahilan ng pagpalya ng mga planta po na kuryente kahapon, pinaimbisigan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy. Pinakamataas sa temperatura sa bansa, sa kasaysayan, hindi malayong malampasan na. Ayon po iyan sa PAGASA. Piston at manibela, bigong maparalisa ang transportasyon sa kanilang dalawang araw na tigil pasada. Ayon po iyan sa Department of Transportation. Dating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, humingi na paumanhin sa panawagan sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pahayag na yan ni Congressman Alvarez, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice. Yun pong angulo dyan, sedition. Ang DepEd naman po, nilinaw na pwedeng magsuot ng anumang kulay na damit ang mga guro bilang alternatibong uniforme ngayon pong tag-init. At mga politiko at polis na posibleng may kinalaman sa nasabat na 13 bilyong pisong alagad ng Cebu sa Batangas, pinaiimbisigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Buena Manong Balita! Alas 5.35 na ho ng umaga.
Kayo po ay amin din pong iniimbitahan na panoorin po sa mabaybay dito po sa mga palatuntunan po sa Radyo na TV pa, Double B TV, sa ating pong Facebook Live, Super Radio DC Double B, DCBB 594 kHz, sa ating pong YouTube channel at DCBB 594. Ang ating pong DC Double B Text Connect para po sa inyong mga reaksyon, 0917-594-5941. At sa mga balitang gusto nyo pong balikan ng detalye sa ating pong TikTok at sa ating din pong X account at DCBB, mga kapuso. Buena manong balita. Para 5:36 na hunong umaga. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy o DOE ang dahilan ng pagpalya ng ilang planta po ng kuryente sa Luzon. Kaya kinakailangang magdeklara ng red alert status sa Luzon grid kahapon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na naman. Sa inisyal na paliwanag ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, sinabi ho nitong biglaan ang pagpalya ng pagbilaw Units 1 and 2. Ayon kay Marasigan, ang gayto mga pangyayari sa mga power generation plant ay medyo turing nawala sa kontrol ng power plant operator ang sitwasyon. Tinaktaman ni Marasigan na nagpapatupad sila ng regular monitoring sa sitwasyon o halos kada 30 minutong pagbabantay. Hindi naman masabi ni Marasigan kung ano ang magiging sitwasyon naman ng grid ngayon pong araw na ito. Tingnan niyo ho kung iyan po'y magpapatuloy pa. Dahil kung yan po'y talagang taon-taon na ganito pong ating sasapitin, hindi naman po siguro pwede hong ganito. Hindi naman po siguro pwedeng may mga pangako na igagaganda po ang ating supply na kuryente kung magkakaroon ng mga batas tulad ng IPIRA law, privatization ng ganitong kung anong-anong mga isinapribado. Ang resulta, taon-taon, meron po tayong ganitong dinaranas. At taon-taon din po, makakarinig po tayo ng paghuhugas kamay sa mga dapat nangangasiwa ho ng maayos supply po ng kuryente. Pare-pareho po yan, NGCP sa transmission at ganyan po sa production po ng power. Baka pwedeng bawiin na lang ito, bari na lang sa gobyerno. Ano? Kung total yan naman po siguro yung pinag-aaralan po ng ating mga mambabatas. Pakitingnan niyo po ito. Alas 5:38 ho ng umaga. Biglang pumalya ang ilang planta ho ng kuryente na hindi naman nakaschedule na mag-maintenance shutdown kaya nabawasan po ang supply ng kuryente. Yan ang paliwanag ni Attorney Cynthia Perez Alabanza, tagapagsalita po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaya nagkaroon po ng manipis sa supply po ng kuryente kahapon na nagresulta ho sa pag-asirali po ng Luzon at Visayas grid sa red alert. Bukod dito, lumakas din umano ang demand sa kuryente dahil sa init ng panahon. Obviously naman. Kailangan pa bang kapag-usapan niya? Dahil dito hinimok ni Alabanza ang publiko na gawin na lamang tuwing weekend ng paggamit po ng mga washing machine at pagpaplancha upang hindi sumabay sa malaking demanda ng kuryente kapag weekdays, mga kapuso. Buena manong balita! Kawa naman talaga tayo. Hindi malayong malampasan na ang maitatalang maximum daytime temperature o pinakamataas na temperatura po sa ating bansa. Ayon kay Ana Solis, pinuno po ng Climatology and Agri-Meteorology Division ng PAGASA, ngayong Abril pa lamang ay nakapagtalanan ng 40 degrees Celsius na temperatura sa Kamiling sa Tarlac at Etiagi ho sa Isabela. Sa forecast na PAGASA, sa Mayo pa ay inaasahang makapagtatala ng 40 degrees Celsius na temperatura. Sa nakalipas din ang panahon, nasa 39.7 o 39.8 degrees Celsius ang naire-record tuwing buwan po ng Abril. Sa historical data naman ng PAGASA, pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na naitala sa Tuguegarao City, Cagayan, noong Abril 12, 1912 at May 11, 1969. Sabi, parang lampas-lampasan ito kung titingnan. Habang sa Metro Manila, naitala po ang 38.6 na temperatura noong pong 1950s, mga kapuso. Buena manong balita! 20 minuto bago magala sa East ng umaga, radyo na TV pa. Bigo ang grupong piston at manibelang paralisahin ang transportasyon sa kanilang dalawang araw na tigil pasada nito pong Lunes at ng araw po kahapon, Martes. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kung may napagtagumpayan man ang dalawang grupo, ito ay ang magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Hindi nila naparalisa ang trapiko, naging sanhihu sila ng traffic.
Pinag-aralan na umano ng Department of Transportation ang posibleng pagkasampa ng reklamo sa mga nakibahagi po sa protesta sa Commonwealth Avenue, East Avenue at Welcome Rotonda sa lungsod po ng Quezon. Samantala, sa isang payag, sinabi naman ng grupong Manibela na handa ho silang harapin ang anumang reklamo. Buena manong balita! Sa oras na 19 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, nag-I am sorry, umingi na ho ng pasensya si dating House Speaker. At ngayon, Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa kanyang panawagan sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna po ng usapin ng West Philippine Sea. Tama po ang inyong narinig. Sa gitna po ng napakainit na usapin ng pambubuli ho ng China sa mga barko ho ng Pilipinas at mga mangingisda po dyan sa West Philippine Sea, ang naging panawagan kamakailan ni Congressman Alvarez, mag-withdraw na suporta ang militar sa Pangulo ng Pilipinas. Gayunman, nanindigan si Alvarez na walang seditious o walang sedition at hindi rin naman daw siya nag-u-joke ng rebelyon dahil pakiusap lamang ang kanyang ginawa. Ayun. Dapat pala may please, may pakiusap para seditious. Nadala rin lamang umuno siya ng bugso ng kanyang damdamin dahil mahal niya ang Pilipinas. Lalo na ang Mindanao. At kinakalad ka dumuno ng Malacanang ang mga tao papunta sa digmaan laban sa China. Una rito, nagbabalang ilang kongresista na mahaharap si Alvarez sa investigasyon dahil sa kanyang naging mga pahayag na isinilang leader ng Kamara na magkaroon ng legal na aksyon laban kay Congressman Alvarez. Buena manong balita! Itutuloy po natin yan ng mga mainit na mga balitang yan ngayon pong radio ng Miyerkules. Huwag balik lamang po tayo. 18 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Radyo na, TV pa! Buena manong balita! Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion, tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Yung tungkol dun sa Cebu, napag-isipan mo na ba? Gusto rin naman kita talaga mailayo nandito eh, sa kaguluhan, sa mga kapahamakan. Gusto mo makagante kay Elasin, di ba? Tutulungan kita. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ito tama yung sinabi ko sa'yo, na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. We will be with you every step of the way. Ikaw na sumira sa aming mag-asawa. Pag nararapat siya sa akin, anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Magkakasubukan ng lakas ngayong Miyerkules, April 17 sa NCAA Women's Volleyball sa Piloy Lake Oil Center, 5:30 p.m. sa GTV. Papua Lady Cardinals versus Perpetual Lady Altas. NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. When nuclear weapons are stolen, they turn to him for help. Mr. Bond, James Bond. GoldenEye, Wednesday 8 p.m. on GFlix on GTV.
15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, radyo na, TV pa! Pakinggan naman natin sa mga oras pong ito. Alamin humo natin ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Lalo na sa mga lugar na dadaanan po ni Manny Vargas. Paring Manny, good morning! Good morning sa'yo, paring Orlit. Welcome back. Ito, your greeting is good. But you don't need cash. Thank you, paring Manny. Pero ito, magandang balita, paring Orly. Marami na sasakyan, pero maganda pa ang usad ng mga ng trapiko sa bahagi ng EDSA northbound. Patungo yan dito sa area ng Caloocan City, galing ng Quezon City. Bagamat marami na nga ang sasakyan at mas lalo pang darami yan. Tuloy-tuloy lang ang usad ng mga sasakyan. May isa lang tayong papansinin na sana naman ay matugunan ng pamahalaan ng Quezon City at gayon din ng MMDA. Ito yung mga kababayan nating tumatawid sa may bahagi ng Cloverleaf. Galing ng Balintawak, tatawid sa kabilang side o kaya galing sa kabila. Oo, napapansin ko rin yan. Papunta ka ng North Luzon Expressway, lagi-lagi na paring Manny. Lagi na lang may mga nag-aabiso gamitin yung footbridge. Pero mas gusto pa rin nilang makipagpatintero dyan. Lalo na pag-garin sila dyan sa palengke sa may bandang kaliwa kung papunta ka ng monumento. Tama ka dyan, yung pahirapan. Footbridge o kaya naman ay pedestrian overpass. At magugulat ka, minsan hindi lang tao ang biglang tatawid, kundi taong may tulak-tulak na kariton. Tama ka. Ay, naintindihan natin yun, pero delikado ha, dahil EDSA yan eh. Napakabilis ang usan sa sakyan, mabubulaga ka na lang, bigla may tumatakbo, kumakaripas ang takbo, na pwedeng magdulot ng chain reaction o aksidente at maraming masasakyan ang masangkot. Yan ang unang problema. Ang pangalawa, pagtawid namin, pagpasok namin ng lungsod ng Caloocan, dito na, nagkaroon din ng aksidente. Dalawang motorsiklo sa inner lane nitong EDSA, sakop ng Bagong Barrio northbound, ang nagkabanggaan. Kunan pa natin ang video yung pag-aasikaso ng MMDA doon sa isang rider dahil yung isa pang nasangkot na motorsiklo, akalain mo, ayon kay Ruel Fermillosa ng MMDA, tinakbuhan sila nung magkaangkas kahit duguan ang muka. Hindi nila tuloy malaman kung ano yung sanay, bakit tumakbo yung magkaangkas na yan. So ingat po muli sa mga kababayan natin, lalo tigit, merong magkaangkas sa motorsiklo na baka naapektuhan yung kanilang pagmamaneho nung isa dahil sa sinasabing may mga dugo sa mukha matapos nga na magkabanggaan kanika na lamang sa bahaging ito ng EDSA northbound Bagong Barrio, Caloocan. Sitwasyon ng mga pangunahing lansangan at mga insidente, ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWD. Dapat totoo. Buena mano balita. Igat na tayo sa ating mga motorista. Good morning, boss Ernie Chan. Morning, parang Bong Belmes. 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. At yung pong kausapin ho muna, total kinakailangan natin na paalala. Lalo-lalo na doon sa mga masisipagong mag-react o magbigay ng mga pahayag sa mga mainit na mga usapin. Lalo-lalo na pong usapin po ng West Philippine Sea na atin pong makakausap isang constitutional law expert at dati pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magdumaga po sa inyo, sir. Orally tinedit po ito sa radio na TV pa. Good morning, Attorney. Good morning at magandang umaga sa nakikinig sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa napakaagang pag-istorbo ho namin, Attorney Cayosa. Kinakailangan lang namin ng konting gabay, lalo-lalo na ho doon sa mga maaari nagdadebate. Kung may tuturing ba na isang seditious act o inciting to sedition, sa puntong ito, nalang naman po natin kung anong sitwasyon ang kinalalagakan po ng ating bansa, lalo na sa usapin ng West Philippines, may maririnig tayo na i-withdraw ang suporta ng militar sa Pangulo dahil nga dyan sa issue na yan na ito ba'y dapat na imbestigahan at huwag palampasin at naaakma bang isipin na ito'y pasok doon sa maaring inciting to, yung mga seditious act na kinukonsider, Attorney Cayosa? Well, dapat lang huwag palampasin, investigate, to hold accountable yung nagsalita. Lalong-lalo na, hindi siya ordinaryong tao, kundi halal na kongresista. At he's a part of the government. No? So, tama lang na investigate. Whether or not yung kanyang sinabi is swak na inciting to sedition, medyo ang sagot ho yan, hindi, sapagkat maingat siya eh. Abogado yung congressman at maingat siya. Yung ang pananalita niya was measured, sinabi niya, to peacefully withdraw. Pag ganun ho kasi, hindi na sedition yan. Kasi ang sedition should be public uprising at tumultus, no? So kahit hindi by force but in any illegal means or not lawful, kaya ganito, withdrawal of support, technically mahirap na ma-convict siya
inciting to the sedition. So, pag niya, peaceful nga yung kanyang sinasabi. Attorney Cayosa, buti binabanggit niyo yan kasi hinihiling mo na mag-withdraw ka ng suporta. Nilagyan mo lang ng peaceful. So parang somehow parang ang dating inutusan mong pumatay pero wag mong ratratin, wag mong tatarin ng bari. Parang ganun ang dating eh. Hinihikad mong mag-aklas. Nilagyan mo lang ng peaceful, of course, to play safe. Alam naman natin kung ano ho yung pag-aaklas na gusto niya mangyari. Nilagyan lang niya ng word na peaceful to make it appear na hindi ahantong sa inciting to sedition. Tama ba yung ganung impression, attorney? Well, you have basis na ang ginawa niya sapagkat alam niya yung technicality. Kasi nga sa criminal law, proof beyond reasonable doubt, strict interpretation of the law and the act. Diba? So, alam niya yun. Pero, alam mo, merong isang batas, Article 114. Mas malala ito, treason. Treason. Nako, yun yung may kaparusahan na reclusion perpetual at 4 million pesos fine. Tama. Pero at saka mas malala ko, masama ko talaga ito yung traitor sa bayan, di ba? Pero baka mas madali pang gamitin ito sapagkat dun ho sa treason is any act that adheres to the enemy. To the enemy of or the state. Or gives comfort and relief to the enemy. So of course, ilagay natin ito sa konteksto. Niya, hindi out of the blues lang, but in relation to the West Philippine Sea, yung kanyang pangamba sa ginagawa ng China. Ngayon, ang sasabihin na naman ng mga nasa defense, wala naman gera. Pero ano pa ho ba yung ginagawa ng China sa atin? Diba? Of course, there is an undeclared war. Walang putukan, pero linilaser ang ating mga Coast Guard. Na water cannon. Violence din yun, di ba? Sinusunggaban yung ating isla. Hindi pinapayagan yung ating mangingisda sa sariling teritoryo natin. Mm-hmm. Di ba, war na yun. Kung titignan mo rin ang doktrina ng Communist Party of China, talagang yung kanilang gera, hindi lang yung gerang putukan, kundi may economic, may social, marami pang ibang klase ng panggegera nila. So kung ilalagay sa ganitong konteksto, we are actually at war with China. Hindi nga lang natin dinideclare, hindi nga lang nila dinideclare. But the acts that they are doing involves violence already and it is an organized collective effort on the part of China of waging war sa atin. So maaring ang gamitin ito. Sa totoo lang, pwedeng i-weaponize din ng gobyerno yung mga batas. Kasuhan na lang sila sa mga ganitong mga mabibigat na kaso. Bahala na kung makonvict o hindi. Basta lang mapatahimik sila. So that could also be another tack. But so far ho naman, hindi ginagawa, pinag-aaralan. Pero maganda yung ginawa ng armed forces na kaagad sinabi nila, hindi kami papatod dyan, hindi kami susunod dyan. So maganda rin yung ganung ginagawa ng ating mga institusyon para masupalpal itong mga panawagan na ganito, lalong-lalo na sa ganitong mga panahon na meron talaga tayong issue at confrontation sa China. Mukhang may punto kayo doon. Ano? Kung iimbestigan, sabi kasi Secretary Remulla, ito yung imbestigahan kung merong seditious. Pero bati sa inyong statement, Attorney Cayosa, mas magandang tingnan kung ito ay paglabag sa Section 3, Article 14 o treason. Tama ba yung pang-intindi ko? Tama ho. At isa pang pwedeng gawin na kayang-kaya kasi hindi ito criminal law, imbestigahan siya ng Kongreso. Mm-hmm. Na unethical conduct for a lawmaker to do these things. Lalong-lalo na it is said in context of the West Philippine Sea. Di ho ba? Mm-hmm. At pagdating ho sa Kongreso, may due process dyan, pero it's highly political talaga at hindi yung technicality ng criminal law. Mm-hmm. Di ba? It's not proof beyond reasonable doubt at hindi sila bound dun sa mga very strict interpretation ng Supreme Court sa mga criminal law. So, maaari din Parte din ng gobyerno ang ating kamara, di ho ba? Mm-hmm. Nakamahan nila yan. Mm-hmm. Kung gagawin na isang mambabatas yung ganun, tama ba? So pwede din nilang... Alam niyo, maganda, mabuti pinupunti ni Attorney Cayosa kasi kung nung World War II, ang mga makapili,
eh may bayong. Ngayon po, wala nang bayong. Talagang harap-harapan po sila kung papaano tulog sa inang Pilipinas in support of China. Mga kababayan po natin ito. Magandang binabagay dito ang treason para makita at matingnan din siguro tumasuri na ating mga gobyerno. Dahil alam naman po natin kung ano po yung isa sa mga malaking balakid kung bakit nagkakaroon tayo ng problemang ito. Hindi na ho kinakailangan po magpadala ng barko. Ang gagawin lang muna ng China ay supportahan o tingnan kung sino pwedeng kausapin dito para sila mismo pumuna sa ating gobyerno. No, Attorney Gayosa. Tama ho at yun dapat ang ating iiwasan bilang isang bansa at panagutin natin, lalong-lalo na ho yung ating mga opisyal. Di ba? Kung maliit na tao nga, di ba? Kung tignan natin yung jurisprudence, ordinaryong tao, konting mga ganitong pananalita lang na kwan, lumalabas tradition at convicted sila. Pero ito, mga elected representatives ng taong bayan, tama ba ho ito? Actually, yung sinasabi niya, withdrawal of support, parang a version of coup d'etat yan. So yan yung conspiracy or proposal to commit coup d'etat, isang krimen din ho yan. So mas angkop din yung article 136, hindi yung sedition kasi technically hindi talaga, pero pwede rin tignan yung proposal or conspiracy to commit coup d'etat kung mai-link nila ito na meron talagang plano. Diba? Nagbabangayan yung dalawang political group na ito ngayon. So baka rin kung may information na ganun, pwede rin makabuo ang DOJ kaso na proposal or conspiracy to commit coup d'etat. Attorney, maraming salamat po sa inyo pagsama at pagbibigay po ng ganyang pananaw sa usapin na yan na kaya na po namin dito pinag-uusapan eh. Attorney Gayosa, maraming salamat po sa inyo. So ulitin po sir, thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Constitutional Law Expert, Attorney Domingo Kayo, sa mga kapuso ang inyo pong napakinggan. Nako! Lalong umiinit. Nagsimula doon sa mga ilang mga bagay ng mga paunang pahayag tungkol sa paghiwalay ng Mindanao. Nalala ko pa yun. Alam mo yun, Nandoy? Dalawa sila ng dating Pangulong Duterte. And after a week, bumawi yung dating Pangulong Duterte. Si Congressman Alvarez na naiwan. Ngayon may ganun na naman. Hindi naman ho ito para pagtuligsa kung ano man po siguro ang dapat sigurong inyong gustong iparati o magipi. Pero alam mo natin napaka-sensitibo nitong ganitong mga sitwasyon kung nasaan ho tayo. Di naman siguro may wawaksin. Napaka-init. Talo na ho araw-araw malalaman natin kung ano po mga development dyan po sa may West Philippine Sea, mga kapuso. Tayong pinag-aaway pero ang problema ko nito, hindi naman sa ating galing ang mga intriguing intriga, yung mga salitang dapat natin pagtuloy tungkol po ng mga sinasabing agreement. Hindi naman sa ating galing. Galing po dun sa China. Yun po pinag-debatihan po yung tungkol dyan sa gentleman's agreement. Itutuloy po natin yan, mga kapuso. Maraming salamat muli sa inyo lahat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Buena Mato, mga balita. Susunod na ho ang palatuntun ni Pare Melo del Prado sa Melo del Prado sa Super Radio. Pare Melo, salamat ha! Ako po yung kapuso Orly Tinidad. Aga bukas sa Ben naman ang mga balita. Radio na, TV pa, kurtisiyan na, disiplina pa. Isang minuto bago maglas 6. Buena Manong Balita! Ang Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Grand Finals. Let the Kofi Gala ng Mutinlupa City! This Wednesday! Paglabima! Kaninong pangarap ang mabibigyan ng pwesto sa tanghalan? Ronaldo, do you have a pickup line? Sabi na hindi na matutuong social. It's showtime! You're watching Double B TV on GTV. May ilaw na kayo dyan. It's complicated. Complicated ang kuryente natin. Alas 6:02, mga kapuso, ay balita na po tayo! Magandang umaga po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Mga bagong balita, mga balitang gising na gising. Buhay na buhay! Bagong balita! Ang oras po natin, alas 6:02 na po ng umaga. Luzon at Visayas Grids sinailalim sa red alert status kahapon matapos numipis ang supply ng kuryente dahil sa pumalyang 31 planta. Ang Luzon Grids sinailalim sa red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, habang ang Visayas Grid ay naka-red alert din mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP o National Grid Corporation of the Philippines, itinataas ang red alert kapag ang supply ng kuryente ay hindi sapat para tugunan ang demand at ang regulating requirement ng transmission grid. Pasado alas 4 ng hapon, nagpatupad ang NGCP ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng supply, kaya nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Benguet, Baguio City, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Aurora. Ang abiso ng Meralco kagabi, posibleng naapektuhan ang ilang lugar sa Bulacan, Cavite, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon Province ng rotational power interruption. Bagong balita. Alas 6:03 na po na babaga. Pangulong Bongbong Marcos, pinaimbisigahan na sa Department of Energy ang pagpalya ng ilang planta ng kuryente na dahilan para isailalim sa red alert ang Luzon at Visayas Grids. Iniutos ng Pangulo sa DOE na mahigpit na subaybayan at makipag-ugnayan sa lahat ng stakeholder para matugunan ang sitwasyon. Hinimok ng Pangulo ang taong bayan na magtulungan para matiyak ang matatag na supply ng kuryente sa susunod na 2 araw. Bagong balita. Oras po natin, alas 6:04 na po ng umaga. Palitan ng piso kontra dolyar nagsara sa 57 pesos kahapon na siyang pinakababang halaga mula noong November 2022 ayon sa Bankers Association of the Philippines. Sinabi ng ekonomista na si Michael Ricafort na bunsod ito ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa missile at drone attacks ng Iran sa Israel noong weekend. Gumaganda rin naman ang retail sales data sa Amerika, habang dumaus-dos naman ang local stock market ng Pilipinas. Posible anyang maapektuhan ang kabuang inflation ng bansa dulot ng epekto nito sa ilang sektor, partikular sa mga nag-aangkat ng produkto. Bagong balita. 4:50 makalipas ang alas 6 ng umaga. Ilang jeepney driver natikitan habang na-impound naman ang tatlong kolorom na jeepney na sumama sa tigil pasada ng grupong manibela at piston sa bahagi ng Mabuhay Rotonda sa Quezon City. Ayon sa LTFRB, kilala na rin nila ang 37 jeepney na sumali sa protesta at aabot sa 12 sa kanila ay kolorom. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan nila ang posibleng pagsasampa ng reklamo sa mga nakibahagi sa protesta sa Commonwealth Avenue, East Avenue at Mabuhay Rotonda sa Quezon City. Ayon kay Mar Valbuena, Pangulo ng Grupong Manibela, handa silang harapin ang reklamo. Bagong balita.
25 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Barko ng Philippine Coast Guard lalahok sa unang pagkakataon sa 2024 Balikatan Exercises. Kasama nilang maglalayag mula Puerto Princesa City sa Palawan ang mga barko ng Amerika, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayaw kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines kung daraan sila sa bahagi ng EEZ kung saan nabubugad ang China Coast Guard. Pero sinabi nila noon na aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ sa bahagi ng Palawan. Ayon kay Colonel Louis De Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, hindi lang nakahandaan sa dagat ang sakop ng Balikatan Exercises at magsasanay din ang Philippine Army kasama mga Amerikano gamit ang medium-range capable missile na dadalhin sa Hilagang Luzon. Bagong balita! 6 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Singapore, tiniyakang pakikipagtulungan sa Pilipinas para palakasin ang kooperasyon sa larangan ng defense, maritime security, enerhiya at ekonomiya. Ayon kay Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan, bubuo ang Singapore at Pilipinas ng Carbon Credit Market Agreement na titiyak na mga maayos na hakbang ng dalawang bansa sa kalikasan. Bubuo din ang dalawang bansa ng Power Integration kasama ang Indonesia at Malaysia na makatutulong para pababain ang halaga ng singil sa kuryente sa isang bansa at gagawin ding realidad ang ASEAN Power Grid. Samantala, sinabi rin ni Balakrishnan na walang kinakampihan ang Singapore pero nababahala sila sa epekto ng tensyon sa South China Sea. Bagong balita! 7 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Aabot sa 4,600 na Chinese students nag-enroll sa isang pribadong paaralan sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ayon kay Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, inamin ito ng mismong paaralan at mag-ulat pa na may nagre-recruit sa kanila para makapasok sa loob ng mga paaralan sa lalawigan. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, walang dapat ikalarma dito at pinawi din niya ang pangamba ng ilan na posibleng banta sa pambansang seguridad ng pagdagsa ng maraming Chinese sa kanilang lugar. Iimbisigahan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang dumaraming Chinese students sa Cagayan at kung may kahinahinala ba silang aktibidad na ginagawa. Bagong balita! 7 minuto na o 8 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. International Drug Syndicate posibleng nasa likod ng mahigit sa 13 bilyong piso na halaga ng shabu na nasabat sa checkpoint sa Alitagtag, Batangas noong Lunes. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ito na ang pinakamalaking nasamsam sa bansa. Kasunod ng 11 billion pesos na halaga ng droga na nasamsam sa Infanta Quezon noong March 2022. Sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, na mula sa nasugbo ay dadalhin dapat sa Metro Manila ang high-grade na shabu at posibleng ipinasok ito sa bansa gamit ang yate. Maharap ang naarestong suspect sa reklamong transportation of illegal drugs. Bagong balita! Bagong balita! At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na si Alang Gatos! Ay! Ito naman ang sigaw natin! Ilaw! Puro na lang tubig! Ilaw naman! Ilaw! Kaya para tayong pinagsakloban ng langit at lupa ng problema natin, tubig, napakainit ang palahon. Tapos brown out pa! Alang Gatos, standby! Yung mga nasunugan dyan sa San Juan City, sinusubaybayan ni Mark Bacalal at Manny Vargas sa Maynila, Mau de la Cruz. Abang-abang kayo, may job fair sa Pasay. Abangan nyo ang report ni Mau de la Cruz, Jim Farabelo. Ang oras po natin, 9 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo, DZWB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho,
mga kapuso. The win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Tama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. I will be with you every step of the way. Kung sumira sa aming mag-asawa. O nararapat siya sa akin. Anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Feel ang gigil sa tanghalan. Ang galing pang grand finals. Let the coffee gala ng Muntinlupa City. This Wednesday. Para Bima! Kaninong pangarap ang mabibigyan ng pwesto sa tanghalan? Ronaldo, do you have a pickup line? Daw? Sabi na hindi naman totoong social. It's showtime! Sa Super Radio DZWB. Mainit ha, so walang kuryente, no? Ilaw! Ay, grabe. Kumusta na po kayo dyan? Nagkakaririga na po ba tayo? Ah, may kuryente na po ba kayo dyan? Ang sabi ng Meralco, mag-charge na kayo ng inyong mga essential gadgets. Ano ba essential sa inyo? Unang-una dun, yung cellphone ninyo, no? Kung meron kayong mga rechargeable na mga electric fan, mas magaling, no po? At saka yung pang iba pang mga chinacharge nyo dyan para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan yung mga computer ninyo dyan. Diba? Dapat fully charged. Sapagkat mga kapuso, ito baka maulit po yung nangyari kahapon. Pero 31 mga planta ng kuryente ang sabay-sabay, halos sabay-sabay na nawalan po ng kuryente, nag-shutdown. Yung iba po dyan naka-maintenance shutdown. Mahigit sa kalahati nyan, unscheduled ang kanilang ginawa. May kasalanan kayo. Hindi, dapat magpaliwanag kayo. Mga kapuso, yan po ang ating abangan sa maghapon na ito. Standby si Alan Gato sapagkat yan ang tema ng kanyang report maya-maya. Samantala po, Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Masamang balita din po ito. Humina po ang ating piso kontra sa dolyar. At ito po'y dahil daw sa lalo pang pagtaas ng tensyon sa Gitnang Silangan dahil sa missile drone attacks ng Israel, ng Iran sa Israel. At bunsod ng paglakas ng US dollar, mga kapuso, apektado dito po yung mga nag-i-import ng mga kalakal o yung mga raw materials, halimbawa, no ha? Sapagkat mga kailangan po sila ng mas maraming piso
para bumili ng produktong naka-price tag sa dolyar. Yun po yung ibig sabihin po noon, mga kapuso. So yan, apektado po ating inflation. Pag mahal po ang raw materials, ang raw mat kung tawagin, aba ano ibig sabihin noon? Mahal ang ating bibilhin. Super Radio! Samantala po, mga kapuso, sa dako pa roon. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Doon na sa bandang itaas ng Pilipinas, sa Norte. Ay, naku Diyos ko, meron daw pong 4,600 na mga Chinese student ang naka-enroll sa isang eskwelahan lang. At ito po ay inaalam ng mga otoridad kung kahina-hinala ba ang kanilang aktibidad na ginagawa. Alarming ba ang sitwasyon, mga kapuso? Baka ano ba ito? Creeping invasion na ba ito? Sa bagay, nung araw pa, marami ng mga Chinese dito sa atin. Yung iba nga niya, mga pasaway, nasa Pogo pa. Iba, pinalayas na . Creeping invasion ba, mga kapuso? Sila ba yung tinatawag na kung sa mga terorista ay sleeper cells? Super Radio! Ha? Melo del Prado sa Super Radio DZBB! Congressman! Congressman! Yan po ay inamin ng isang eskwelahan sa akin nung nagkaroon nga po ng pagpupulong. Okay. So, itong 4,600... Isang eskwelahan pa lang ho ito? Isang eskwelahan lang po ito, Lala, no? It's very alarming na ang daming mga Chino ngayon, no? Na naglalakad, umiikot, may pumapasok sa mga grocery store na may mga ID nga po na mga students sila. So, may mga reports na ikakaiba, yung iba sabi ng mga nagmamay-ari ng mga bahay-bahay o mga apartment. Well, ang nakakapagduda lang, sabi ng iba ay hindi po lumalabas ang mga ito sa loob ng kanilang nirerentahang mga bahay. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZBB! Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZBB! Alas 6.17! Ito po, Congressman Joseph Lara, 3rd District ng Cagayan. Punta na tayo kay Alang Gatos, yung mga barangay po dyan sa South Triangle. Sa Sacred Heart, sa Quezon City, magdamag na nawala ng kuryente. Ayun. Dito nga sa may lugar natin, kanina po, wala ding kuryente. Pati yung traffic light pala dyan sa kanto ng EDSA at saka ng intersection ng EDSA at saka ng East Avenue, Timog Avenue, ay wala ding kuryente kanina. Ay mahandahan kayo dyan. May nagkukumpuni ng taga Meralco dyan. Alan Gatos, Alan G, kumusta dyan? Wala po, binabanggit mo kanina po yung Melo. Ito yung mga panahon na dapat meron tayo na rechargeable na ventilador o electric fan. Nako, yan yung mga panahon kasi ito yung mga panahon na hindi natin malaman kung kailan mawawalan tayo ng kuryente. Gaya mabuti nilang dito sa bahagi ng Barangay Sacred Heart at Barangay South Triangle, naabisuhan sila noong April 12 na mawawalan sila ng kuryente dahil sa maintenance work. Ang nangyari, magdamag na nawalan ang kuryente ang dalawang barangay na ito dito sa bahagi ng Quezon City. Pero ilang portion lang, portion lang umano yung nawalan ng kuryente na sa dito sa bahagi ng South Triangle at Sacred Heart. Ito yung matapos na magsagawa nga ng pagpapalit ng poste, mga kable at ilang pagpasalidad ang Meralco. Hindi dahil sa ano yan, doon sa rotational brownout, doon sa manual low dropping, hindi dahil doon sa yellow alert, sa red alert yan, Alan? Hindi naman, pero ito ay may kinalaman sa maintenance work ng Meralco dito sa bahagi ng Timog. At kasabay nga dyan, binabanggit nga sa atin mga taga-Meralco na nakausap natin kanina, nagsimulang pawala ng kuryente mula alas 11 ng gabi hanggang kaninang alas 5 ng umaga nang bumalik ang kuryente. At pakikita mo sa mga kuha natin, talagang walang kuryente sa kahabaan ng Timog Avenue mula EDSA. Tama yung binabanggit mo kanina, ultimo pati mga traffic light kanina, walang ilaw. Dahan-dahan ako kanina, sabi ko baka may bumunggo sa akin dito. Wala traffic enforcer pa naman. Mga oras na yon, dapat kahit pa paano may mga umaalalay sa mga motorista na tumatawid sa mga ilang intersection na nawalan ng mga ilaw yung mga traffic light, Kuyang Melo. May mga kainan din tayo
na pinuntahan kanina na dating 24 oras na bukas ay napilitan na magsara dahil sa kawalan ng kuryente. Yung isang karinderiya naman sa bahagi ng Samar, napilitan pa rin na magtinda kahit na walang kuryente at gumamit na lamang ng mga emergency light. Samar pala yung pinabanggit po, yung ilang traffic light. Yan. Talagang nawalan din ang kuryente dahil sa magdamagan na yan, Kuyang Melo. May nakausap tayong ilang mga residente pero masyadong mahihiyain at tumanggi magpa-interview. Mm-hmm. Eh hindi raw sila nakatulog, Kuyang Melo, sa magdamag. Mm-hmm. Dahil sa kawalan ng kuryente, dahil hindi nila nalaman yung abiso ng Meralco. Okay lang yun. Di kayo nakatulog. Huwag lang yun, di kayo nagising. Mas matindi yun. Eh mainit na raw kasi panahon, Kuyang Melo. Lalo pang pinainit ng kanilang magdamag sa kawalan ng kuryente para mapagana ang kanilang mga ventilador. At sabiso na nga ng Meralco, noong April 12 pa nila inilabas yung kanilang maintenance work advisory sa kanilang mga social media accounts upang makapaghanda yung ating mga kababayan. Sa mga oras na to, balik na yung kuryente. Okay na. Sa dalawang lugar na to, South Triangle at sa bahagi ng Sacred Heart. At may mga naiwan na lamang na ilang mga truck dito sa bahagi ng Timog Avenue na patuloy na nag-aayos ng poste ng kuryente, Kuya Yan. Melo. Scheduled ano yan? Maintenance work scheduled. Mm-hmm. Di po yan yung tinatawag na manual load wrapping. Tama. Hindi po yan dahil sa nagkulangan ng supply ng kuryente, Kuya Melo, kundi may kailangan ayusin po ng mga poste, kable dito sa bahagi ng Timog Avenue. Inuulit-ulit po natin ang sinasabi po ng Meralco, pero posible pa rin yan, posible mangyari pa uli yung nangyari kahapon na yellow alert saka red alert, yung manual load wrapping na kung tawagin natin simple-simple lang, brown out lang po yan mga kapuso. Yan. Magandalang pakinggan. Magandalang pakinggan. Tawag doon ay euphemism. Pero sa madaling salita, mawawalan po kayo ng kuryente. Opo, yun. Mag-charge po ng inyong mga mobile phones, yung mga computer ninyo dyan, kung may rechargeable kayong iba pang ginagamit dyan, mag-charge na po kayo. Yan. Ayan. Tama yan. At kung meron po kayong mga portable na electric fan, yan, ay parating i-ready yan, Kuyang Melo, dahil magagamit nyo kapag walang kuryente. Ako sa Alanggatos ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio, DCWB. Yung mga nasunugan sa San Juan City, ito po, at na may problema sila, yung madami sila, naghahanap sila na matutuloyan, ninakawan pa sila. Mga walang puso, mga nagnakaw niyan. Grabe, mga walang puso. Alas 6:23 na po ng umaga. Mark Bacalalag, Mark, good morning! Super Radio! Nawalan na ng kuryente. Problema yan, dahil mainit ang panahon, nawalan na ng bahay, nawalan pa ng gamit na naisalba. Yan ang sitwasyon ng ilang mga residente dito sa F. Manalo, Barangay Batik sa lungsod ng San Juan. Kanina naabutan ng Super Radio TWB ang ilan sa mga residente na naghahanap ng mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Pero bigo sila dahil may ilan ng mga tao na nanamantala ng sitwasyon. Kasama sa mga nai-report sa barangay na nawala ang mga gamit tulad ng laptop, tablet, TV, electric fan, bag na may laman na pera, mga damit at iba pa. Dahil dito, namumroblema sila. Nalimas kasi sa isang eglap ang pinaghirapan nila. Samantala, sinabi naman ng barangay na aabutan ng tulong ang mga nasunugan maliban sa pagbibigay ng mga ready-to-eat meals, pansamantala muna silang patutuloyin sa mga cover gym. Sa kabuuan, mahigit 100 na mga pamilya ang apektado ng sunog dito sa San Juan. Dinala sila sa San Juan Gym, Barangay Batis Multipurpose Center, Balong Bato Covered Court at San Perfecto Covered Court. Nabatid na umabot sa third alarm ang sunog sa Barangay Batis na nadeklarang fire out mag alas 8 kagabi. Isang fire volunteer naman ang patay matapos magdaganan ng gumuhong istruktura sa sunog. Patuloy na inaalam ng arson investigators ng Bureau of Fire Protection ang dami ng mga bahay na nasunog at kung ano ang pinagmulan nito. Isa pang dapat na mark diyan, no? Pag-ingatan yung kasi nauso na naman ang mga brownout. Yung biglang babalik yung supply ng kuryente na malakas ang bugso. Nako po, Diyos ko, nagkakaroon ng overloading doon. Mga ganun. Tama ka dyan.
Alam mo dito, Kuyang Melo, sa may Barangay Batis, dahil nga nagkaroon ng asunog, may bahagi nito na walang kuryente. Oo. Yung iba naman, meron tayong nakita. At magkagayon man ang sinasabi sa atin ng mga fire volunteer at yung mga kawanin ng barangay. Ito yung bilang pag-iingat na rin, no? Dahil hanggang sa mga oras to, may mga bumbero pa rin tayong nakikita doon. Nakakordon yung area na yan. At naaamoy ko pa yung usok doon sa pinangyarihan mismo ng sunog. So, Kuyang Melo, may mga residente pa doon na natili. Pinatay kuryente dyan sa lugar na yan? Oo. May bahagi dito na wala ngayong kuryente, Kuyang Melo. At yan ay i-re-restore naman. Dahil siyempre, kailangan din ng ilang mga residente dito. Oo, napakainit din ang panahon, Kuyang Melo. Alam mo, kahit maaga, ramdam mo na yung init ng panahon. Pakinggan natin yung tinig ng aking nakapanayam. Yung mapagsamantala talaga yung mga tao na gano'n. Nasunugan na nawala. Ano pa, nakawan pa sila. Sir, paano nangyari yung nakawan? Wala, biglaan yung mga naghahakot. Tapos biglang nagulat nila, iba na yung kumukuha sa gamit nila. Ano po yung sir, yung mga nakuha? Laptop, cellphone, tsaka ano, pera. Oo. Tapos may iba pa na cases. Maraming nanakawan daw siya. Oo, marami. Hindi na ayaw na magsabi nung iba. Yan ang tinig ng ating nakapanayam. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA. Super Radyo. DCWB, dapat totoo. Mga wala silang puso. Super Radyo. Melo Del Prado sa Super Radyo. DCWB. Alas 6.26 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Tiniyak po ng Singapore ang pakikipagtulungan sa Pilipinas para palakasin ang kooperasyon sa larangan ng defense, maritime security, enerhiya at ekonomiya. Sabi ni Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan, bubuo ang Singapore at Pilipinas ng Carbon Credit Market Agreement na titiyak na mga maayos na hakbang ng dalawang bansa sa kalikasan. Sinabi rin niya na walang kinakampihan ang Singapore dito sa gusot sa South China Sea, pero nababahala sila sa epekto ng tensyon dyan sa lugar na yan. Binigyang din niya ang pagsunod ng lahat ng bansa sa international law. Yun, lalahok po sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard sa 2024 Balikatan Exercises. Kasama nilang maglalayagdaman mula Puerto Princesa City, Palawan ng mga barko ng Amerika, ng Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Madami na tayo. Madami na tayong kakampi. Good morning. Good morning, China! Ayan, pa-China! Samantala po, mga kapuso. Super Radyo! Aba, posible daw na International Drug Syndicate ang nasa likod ng higit sa 13 bilyong pisong halaga ng shabu na nasa bat sa checkpoint sa Alitagdag, Batangas noong Lunes. So far, ito po yung pinakamalaki na drug haul. At kasunod po yan ng pagkakasamsam naman doon sa Infanta Quezon, 11 billion lang yun. Ito, 13 billion pesos. At sinabi po ng Pangulo na wala siyang sasantuhin sakaling may madiskubre na malaking tao o mga opisyal na may kinalaman sa tangkang pagpapakalat ng ilegal na droga. Super Radyo! Melo Del Prado sa Super Radyo DCWB. Possibly nga po ay may ginamit po na yati po, para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. It is not impossible na ito ay bahagi lang mas malaking shipment po ng drugs. Isa sa tinitignan, sir, natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang pinag-iimbestigahan natin. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship.
Ano ba yung ibang approach? Dati, madugo. Madugo ang drug war. Ngayon daw, ganyan ang approach. Text correct, mga kapuso, 0917-594-5941. Effective din naman, ano? Magaling ang intelligence gathering eh. Ating Twitter naman, mga kapuso, ngayon po ay X at DZBB. TikTok at DZBB na mamalit na letra ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Alas 6:30 na po ng mga radio na TV pa. Melo pa! Melo Del Prado sa Super Radio DZBB. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Pagbabalitang walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 ng umaga, Double Wing sa Double B. Alas 6:30 ng umaga, Super Balita sa Umaga, Nationwide. Alas 7:30 ng umaga, Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 ng umaga, Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. When nuclear weapons are stolen, they turn to him for help. Mr. Bond, James Bond. GoldenEye, Wednesday 8 p.m. on GFlix on GTV. Tungkol dun sa Cebu, napag-isipan mo na ba? Gusto rin naman kita talaga mailayo nandito eh. Sa kaguluhan, sa mga kapahamakan. Gusto mo makagante kay Lesson, di ba? Tutulungan kita. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Uy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung tao mo, Maril, sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. You're watching Double B TV on GTV.
5 na po ng umaga! Wow! Si Melo del Prado! Panalo! Natatandaan nyo noong Disyembre, sinabi ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla, kahit daw manalasa sa atin ang El Nino, tagtuyot, at yung mga hydroelectric power plant ay hindi masyadong makapag-operate at makapagbigay ng kuryente, ay hindi tayo magkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Eh, ano ito? Ano ito nangyari na ito? Teka muna, tayo po yung makikibalita muna. Yung bang kahapon na nangyari ng mga power outage na yan, posibleng mangyari po ngayong araw na ito. Nasa linya po natin si Mr. Joe Zaldarriaga, Vice President at Spokesperson ng Meralco. Joe, good morning. Hello. Hi. Morning sa iyo, kaibigan Melo, at sa iyong mga tagapakinig sa DC Double D. Maraming salamat sa tawag ninyo. Opo. Yung kahapon po, ano ba yung mga naapektuhan sa franchise area po ng Meralco kahapon? Oh, actually ang nangyari kahapon, Melo, bandang 4:15 na pilitan na kaming magpatupad ng tinatawag na rotating interruption, so yung manual load dropping schedule. Mm-hmm. Kasi medyo hindi na talaga kinaya yung kakulangan sa supply, so we had to balance it para ma-maintain natin yung stability ng system. But prior to that, ang ginawa po ng Meralco, inactivate po namin yung tinatawag na interruptible load program. Mm-hmm. Mga 300 megawatts din yon of the loading capacity, so ako nagpapasalamat dun sa mga partners namin, both the industrial and commercial customers of Meralco who are part of the program. Talagang bayanihan yan eh. Kumbaga talagang nagtulungan na lang. Ang mga naapektuhan naman nung nag-umpisa na kaming magsagawa ng rotating interruptions for 1 hour, portions na lang itong babanggitin ko, paring Melo. Batangas City, portions ng Malolos, Plaridel, in Bulacan, tapos yung portions ng Amaleo Silang at Tagaytay sa Cavite, and then several other areas dyan sa may bahagi ng Liliw, Nagkarlan, Pila, and Santa Cruz, and some areas also, I think, in Metro Manila. Mm-hmm. So, naitawid naman natin kasi na-extend ng konti yung schedule hanggang, kung di ako nagkakamali, hanggang 11 ng gabi, no? Mm-hmm. So, for today, gusto ko lang magbigay ng advance. Wala pa kaming info. Siguro mga banda 7 a.m. makakuha na kami ng info. But I think it was already stated yesterday na may posibilidad pa rin tayo mag-red alert. But once we have that information coming from the grid operator and GCP, inform namin agad kayo. Oo. Teka, yung 31 na yan, ano bang balita sa inyo? Nakabalik na ba yun? Yung iba doon pala ay talaga naka-maintenance shutdown. Merong 19 yata na hindi naman 19. Naka-schedule. Oo. 18? I think 19 yung binanggit. Concern, ano? Hindi pa namin alam, Melo, yung status noon as we speak. Mm-mm. Pero kami naman, in close coordination naman kasi kami sa kanila. Dahil sila yung may overview kung ano yung actual situation. Hindi lang dito sa aming franchise area, no? Kundi sa buong grid, sa buong Luzon grid. Mm-mm. Ngayon kami, covered naman yung supply namin, both in terms of the bilateral contracts that we have, tapos yung siyempre may portion na purchase tayo sa OSM because mm-hmm. at the end of the day, talagang least cost yung hinahanap natin. Kaya lang, kung may kakulangan sa grid, we share. Mm-hmm. We have to share in the deficiency. So yun yung nangyari sa amin. And rest assured, kami naman, ginagawa namin lahat na makakaya namin. At as far as supply is concerned, wala talaga tayong masyadong control doon. But in DSM o yung demand side management, doon pumapasok, nagki-kick in yung mga initiatives natin. Mm-hmm. Particularly itong ILP na 10 taon na ta ngayon. Mm-hmm. Tumatakbo ito at somehow it saves many of our customers from brownouts. Opo. Di ba yung interruptible load program yan? Di ba nagrereklamo yung mga participant diyan na syempre ang gagamitin nila yung sariling power generator set nila. Mahal ngayon ang gatong ang fuel di ba? Oh. Well, they're compensated, but of course the compensation is not really
for them to make money, no? Mm-hmm. The compensation is merely to recover ano ba yung cost nila doon. Mm-hmm. Pero ganun talaga yung concept ng program, eh. Bayanihan to tulungan. So it's a total effort. This is the way the program was established, and kami private sector, no, although we are a public utility, yung mga participants is a private sector. This is how the private sector helps government, mm-hmm, in terms of addressing the concerns on our supply. Mm-hmm. Kasi ang talagang tanging magagawa namin at this point is to really help in so far as demand side is concerned. So pagka kulang yung supply, so what do you do? Mm-hmm. You need to save demand. Kailangan mong bawasan yung demand. Uh-oh. So this is one of the measures that we are currently undertaking. Mm-hmm. Wala naman tayong bagong planta yata, ano, Joe? Yes, oo. Yun lang ang medyo may mga pumapasok naman, Melo. Wala lang akong overview ano tong mga latest na pumasok. Pero sa pagkakaalam ko, meron naman mga on stream. Mm-hmm. Pero talagang inabot lang tayo ng sabihin na natin siguro ng unfortunate incident na 19 itong plantang ito. So medyo mabigat yung naging sitwasyon natin. Oo. So hindi pa natin masabi ngayon, ano? At kung magkakaroon man, gano'ng kahahaba kaya yan? At itong mga dating lugar pa rin ba na ito, ang tatama, ano, may mga bago pa, Joe? Ah, hindi. Yung mga naapektuhan kahapon, most probably they will not be affected anymore. Kasi rotating interruptions ito. Oo. We do it as equitably as possible. So kung may naapektuhan kahapon, ibang lugar naman ang maapektuhan ngayon. But the areas that determines who will be affected is based on what is the deficiency or the deficit for that particular hour. Oo. So mamaya nyo pa malalaman yon. Yes, siguro mga bandang 7 or 8, Melo, kung hindi ako nagkakamali. Okay, sige. Joe, salamat. Ay, Melo, maraming salamat sa iyo at mabuhay ka. Ikaw ang isa sa aking mga tinitingala sa DCWD. parang mas bata ako sa iyo, ah. Salamat, Joe. Good morning. Thank you. Joe Saldarriaga, Vice President, Spokesperson ng Meralco. Alas 43 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radyo DCWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Ikaw ba si Al Magarero? May reklamo laban sa'yo. Siguro po maaayos lang talaga to, Ninong, kung lulugod ka.
Mahirap kayo, di ba? Wala kang pampiyansa. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Uy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung taong bumaril sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. Ito tama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. I will be with you every step of the way. Ikaw ang sumira sa aming mag-asawa. O nararapat siya sa akin. Anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Na po na kumaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Trivia kay Jos Aldariaga. Si Jos Aldariaga, ano po yan? Dating mamahayag yan eh. Siya po ay news reporter nung ABS-CBN. Inabot ko si Joe. Tutoy pa ako. Kaya totoo na mas bata ako kay Jos Aldariaga. Joe, good morning! Good morning! Alas 6:47 na po. Saglit lang. Super Radio! Punta tayo kay Manny Vargas. Sa lungsod ng Maynila, matulaing lungsod ng Maynila, makasaysayang lungsod ng Maynila, mahigit sa 20 tricycle at e-trike na impound sa Maynila. Manny Vargas, Manny! Super Radio! Kuya Melo, magandang umaga siya sa mga kapuso natin. Bagamat may mga pasaway pa rin, unti-unti nang nararamdaman ang pagiging epektibo ng kampanya kontra naman sa mga e-trike, e-bike at mga tricycle na pumapasada sa ilang mga pangunahing lansangan na ipinagbabawal na saling sa resolusyon ng Metro Manila Council. Ito ay nasa umaabot na sa halos 30 na mga sasakyan na mga e-trike at mga tricycle ang kanilang nakumpiska at ito'y naka-impound ngayon dito sa central impounding area ng Manila Traffic and Parking Bureau. Yan mga yan kasi ay nahuli yung mga nagmamaneho niyan ng walang lisensya kung kaya naman yan ay impounded. Pwede pang mabawi yan sa halagang 1,500 pesos pero mas gagastos sila dahil bagamat pwede silang dumaan dito sa Quezon Boulevard kung saan matatagpuan yung impounding area. Paglabas nila, rekto ang tumbok na bawal ding daanan ng mga sasakyan na yan. Kung dadaan naman sila ng pakaliwa o pakanan dito sa kalsada na ito sa Quezon Boulevard, counterflow naman kaya't panibagong kaso ang kanilang kakaharapin. So kinakailangan ikarga yan sa mas malalaking sasakyan para maiuwi sa kanilang mga bahay. Nasa tinatayang 4,000 piso, 2,500 yung katumbas ng driving without license kaya yan ay impound. At nasa tinatayang 1,500 pesos naman ang bayad sa pag-impound ng mga sasakyan na ito. Maliban dyan ay nagpapatupad na rin ito pamalang lungsod ng Maynila ng clamping naman ng mga motorsiklo na illegal na ipinaparada sa iba't ibang mga lansangan sa Maynila. Ang paliwanag ni Wilson Chan, ang Deputy for Operations ng Manila Traffic and Parking Bureau, ito ay para mas makamenos yung mga mauhuli dahil nga sa illegal na pagparada ng kanilang motosiklo, 900 pesos na lamang ang babayaran nila para maiwasan na ang illegal na pagpaparada ng mga sasakyan. Samantala, tayo ay naririto nga sa labas nitong impounding area sa bahagi ng Central Market dito sa Quezon Boulevard sa Maynila.
kung saan naman may mga nakausap tayong mga pahinante driver ng mga 9-pound na truck na sobrang lungkot dahil madobling malis daw ang inabot nila. Papano kaninang madaling araw na dali sila ng mga kawatan, nakunan ng mga gamit habang sila ay natutulog. Narito yung ilan sa mga nakausap natin mga driver at pahinante ng truck sa bahaging ito ng Quezon Boulevard sa Maynila. Cellphone, lahat ng ID, itim, belt, saka isis-is. Nakita nung isang driver na yun eh. Kala kasamahan namin. Yung parang mga cellphone na gamit ko sa trabaho. Eh, akala ko mga kasamahan nila, kaya ano nakita ko umakyat dyan. Matagal nga dito nakaparada eh. So yan yung ilan sa mga nakausap natin mga nabiktima ng mga kawatan. Kanina may nakausap tayo mga tauhan dito ng Central Market. Ang sabi nga nila, dapat talagang mag-ingat yung mga na-impound at mga pumaparada rito sa sasakyan dahil di umano maraming kawatan, lalo na kapag gabi at madaling araw. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. Super Radio Melo del Prado sa Salamat Super Radio DZWB. Alas 6:51 na po ng umaga. Mga kapuso, wag pong pahuli sa mga malalaking balita at talakayan. Sa mga malalaking issue, subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo sa at DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ano ang issue ngayon? Ang issue po ngayon ay tungkol sa... Ilaw! Alam nyo, noong 2020 na lang, kasi yun yung nasumpungan namin sa aming pananaliksik, ano? Alam nyo po, yung 5 oras na power outage ay nagre-resulta sa 556 million pesos economic losses. Laki, ano? Ang tawag nila doon ay value of lost load. Yun, may katumbas na halaga. Noong 2020, ang value of lost load sa 20 pesos and 65 centavos per kilowatt hour, yan na nga po yun. Mga kapuso, ay nagresulta sa 5 oras na walang kuryente, 500 megawatts po nawala, 556 million pesos in economic losses. Yan na nawawala. Kaya yung mga dapat nag-iinvest sa atin dito, hindi pumupunta rito kasi malulugi sila. Diba magbabayad sila ng tao ng sweldo ng mga tao, wala mang ginagawa, nakatenga, wala kuryente. Yun at mahal pa ang kuryente, mga kapuso. Meron ba tayo bagong planta? Sabi ni Joe, mukhang meron naman siyang balita, pero hindi sapat eh. Katulad niya halimbawa nangyari kahapon, 31 planta sabay-sabay. Diyos ko po, nanawala ng kuryente. 19 dyan na hindi naman pala nakaschedule. Anong dahilan? Pinaimbisigan po ni Presidente mga kapuso. Ayan, may naka-red alert, may naka-yellow alert. At umabot pa hanggang Visayas ang problema natin sa kuryente mga kapuso. At ang payo, gado na lang tayo eh. Tayo mga nasa demand side mga kapuso ang magsasuffer nito. Magtipid tayo. Dapat naman magtipid at maging masinop tayo sa paggamit ng kuryente. Mahal din naman yan eh. At saka yung interruptible load program, yun nakakasa yun. Di ba, Joe? Super Radio! Geralco? Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Tingnan natin. Nakaupo ka nga lang eh. Pawis na pawis ka eh. Pagka nag-brown out to, di sobra init na. Paano ka mabubuhay kung mainit na ganyan? Yung it-stroke ang ano eh. Yan ang mahirap. Walang pera eh, bibili pang aircon, ang init-init. Magpaypay na lang para maibisan yung init. Paypay. Manipis na ho talaga yung supply ng kuryente. No? Kung titingnan niyo ho yung abiso natin, 19 na power plant at ang sumatotal po nung mga naka-unscheduled, eh mas malaki pa po sa schedule. Mm-hmm. Nasa higit 2,100 megawatt plus po ang wala sa panahon o wala sa schedule versus yung naka-schedule na 700 megawatts. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Yung mga tao na namroblema sa brownout kahapon at mainit na panahon, Attorney Cynthia Alabanza, spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines, pumaltos ang DOE ng sinabi nito nung bago mag 2024 na hindi tayo mamroblema sa kuryente, wala daw kakulangan sa kuryente kahit pa magkaroon ng El Nino. Sapagkat mga kapuso, yung mga panahong yun, yung mga hydroelectric power plant natin, minimaintain pa nga eh. At para daw makabalik sa ganitong panahon, sa panahon ng tag-init at asahan natin. Pero
below capacity, mga kapuso eh. Iba dyan eh. Oh, malakas ang gamit ng pampalamig ngayon. Diba? Alam nyo naman yan. So, ano ang sinasabi ng mga nag-aanalisa sa kalagayan ng kuryente sa Pilipinas? International Trade Administration ng U.S. Department of Trade, mga kapuso. Naharap po sa problema talagang malaki ang Pilipinas. Kulang sa kuryente, mahal pa ang kuryente. Ang gamit pa natin, fossil fuel. Ang mahal-mahal nun, dirty fuel pa nga yan. Ito daw ang dahilan kung bakit ang ibang investor ay nilalaktawan ang Pilipinas bilang isang investment destination. Yan. As of November, noong nakalipas na taon, 58%, dati 47% ang gamit natin na mga planta ay gumagamit po ng coal. 22% lang ang renewable energy, 70% natural gas. Ayan, ang supply mga kapuso, lumalaki ang supply o ang demand gap. Dumarami ang consumer, dumarami ang negosyo, tumataas ang populasyon, mataas ang presyo, hindi makaagapay ang ating kuryente, supply ng kuryente. Ano daw ang dapat gawin? Madaliin natin ang paglipat sa renewable energy. Government, yan daw ang dapat unang gawin. At saka yung liquid natural gas at bawasan ang paggamit ng fossil fuel na nakasisira pa sa ating kalikasan. Alas 6:56 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Ang Super Radyo stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Tama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. I will be with you every step of the way. Ikaw ang sumira sa aming mag-asawa. O nararapat siya sa akin. Anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Nasaan yung project? Na project? Yung nasa studio. Bawasan natin yung sakit, okay? Wala na! My Guardian Alien. Na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Dito muna tayo. Sa serbisyo publiko! Naghahanap po ng trabaho, nangangailangan po ang Romania ng karagdagang highly skilled Filipino workers. Kabilang dyan ang mga truck driver, IT specialist at caregiver. Nakikipag-ugnayan na po ang Department of Migrant Workers sa pamahalaan ng Romania. Sa ngayon, nasa 2,000 Pilipino po ang nagtatrabaho sa Romania, mga kapuso. Ito naman, sa serbisyo publiko. Public service number 2, mawalan po ng supply ng tubig. Tubig! Ang Makati City, 9 p.m. to 4 a.m. Ilang bahagi po ng barangay Guadalupe Viejo, 10 p.m. to 4 a.m. Makati City, barangay Bel Air Village, barangay San Lorenzo, Pasig City. Ilang bahagi po ng barangay Pinagbuhatan, San Juan City, barangay Batis, barangay Kabayanan, Antipolo City, Rizal. Ilang bahagi po ng barangay San Isidro. Sa Maynilad naman, mga puso, sa Maynilad naman, 11 p.m. to 6 a.m. Caloocan City, barangays 177, 186 at 187. Sa Quezon City, barangay Pasong Putik, mawalan po ng tubig. Aba, 11 p.m. to 4 a.m. Navota City, Barangay North Bay Boulevard, Barangay Bangkulasig, Caloocan City, Barangay 162. Yun. Sa serbisyo publiko. Salamat po. Magbabalita na po kami. Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6:59 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo DZWB.
tapat sa balita. Yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto. Servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan. Matatag maasahan. EZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. EZBB Super Radio. Super Balita sa Umaga Nationwide. Stand by! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 2:20, makalipas sa 7:00. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes Abel at Melo Del Prado. Miyerkules po ngayon, 17 sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, Luzon at Visayas grid. Isinilalim sa red alert status kahapon dahil sa pagdibis na supply ng kuryente, dulot naman ang pagpalya ng maraming power plant. Ilang lugar nakaranas ng rotational brownout. Mainit na panahon, titindi pa sa pagsapit ng Mayo na rurok ng panahon ng tagirit ayon sa PAGASA. Ilang tsuper na nakibahagi sa Tigil Pasada tinikitan habang hinatak ang ilang kolorum na pampaserong jeep. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa pinakababang halaga mula noong Nobyembre 2022. Importation cost posibleng tumaas at mauwi naman sa pagmahal na mga bilihin ayon sa isang ekonomista. Gobyerno naglunsad ng programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat sa West Philippine Sea. 4 na tripulanteng Pilipino na sakay ng barko na kinubgob ng Iran sa Strait of Hormuz malapit ng mapalaya ayon sa Department of Foreign Affairs. Cabao del Norte Representative Pantaleon Alvarez humingi ng paumanhin sa panawagan niya sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan. International Syndicate posibleng nasa likod ng nasabat na mahigit sa 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa alitagtag Batangas ayon sa pambansang pulisya. Super Balita sa Umaga Nationwide. Huwag mong papauli sa malalaking mga balita, talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo po sa @DZBB594. Malilit na mga letra po yan. @DZBB594 sa YouTube at mag-subscribe.
Bantay Panahon! Apektado po ng drop o extension ang namumungsama ng panahon ng timog silangang bahagi ng Mindanao. Umiral naman ang ridge of high pressure area sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Dahil po sa extension ng low pressure area ang Davao Region at Soksardien ay makararanas na maunap na papuri na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot naman ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Isinailalim sa red alert status ang Luzon at Visayas Grid kahapon matapos dumipis ang supply ng kuryente. Dulot naman ang pagpalya ng maraming planta ng kuryente. Ayon kay Attorney Cynthia Alaban sa tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, dahil sa mataas na demand at iba pang mga kadahilanan, pumalya ang iba't ibang planta ng kuryente sa Luzon at Visayas. Manipis na ho talaga yung supply ng kuryente. No? Kung titingnan niyo ho yung abiso natin, 19 na power plant at ang sumatotal po nung mga naka-unscheduled, mas malaki pa ho sa schedule. Mm-hmm. Nasa higit 2,100 megawatt plus po ang wala sa panahon o wala sa schedule versus yung naka-schedule na 700 megawatt. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. May brown out. Gaganyan. Paliwanag po ni Alabansa. Masakit sa tayo ngayon, brown out. Manual load dropping. Yun. Yan ang gamitin mo. Manual? Bakit manual? Dahil... manual load dropping. Man ang may dahilan eh. Man. Paliwanag ni Alabansa. Itinataas po ang red alert kapag ang supply ng kuryente ay hindi sapat para tugunan ang pangangailangan ng mga consumer at ang regulating requirement ng transmission grid. Basado alas 4 po ng hapon, nagpatupad po ng manual. Ito na pare. Yan. Manual load dropping. Yan. O pansamantalang pagputol ng supply ng kuryente ng NGCP. Ganyan. Ang MLD, literally po, eh nagbabawas tayo ng mga consumer na nakakabot sa transmission system. Oh. So, dahil nga po kapos na ang supply, kailangan ho natin magbawas ng gumagamit ng kuryente para mapagkasa yung nalalabing kuryente. Kasi pag hindi ho tayo magbawas, ang mangyayari ho, lalabnaw yung kuryente, magiging low voltage. Mm-hmm. So para po yung matitirang masisendisyohan ng nalalabing supply, eh maganda naman ho yung kalidad, magbabawas po tayo para hindi ho low voltage at nakakasira rin ho kasi ng kagamitan at equipment ang low voltage. Dahil po dyan, nawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Benguet, kabilang po ang lungsod po ng Baguio, pati sa Ilocos Sur, Nueva Ecija at Aurora. Sa hiwalay na abiso po ng Meralco kagabi, naapektuhan din ang ilang lugar sa Bulacan, Cavite, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon Province ng rotational power interruption. Sa gitna nito ay muling pinalalahanan ng NGCP ang publiko maging masinop sa paggamit ng kuryente. Dapat. Lalo't mas mataas ngayon ang konsumo dahil mainit nga ang panahon sobra. Mahal pa. Ay naman. Patulad po ng pamamalansya, eh pwede po natin yung gawin either sa weekend. Isang araw na lang, isang araw. Ang refrigerator, ang ating mga bumbilya, pwede natin palitan ng mga energy saving bulbs. Yun o. Tinig po ni Attorney Cynthia Alaban sa tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay po nito, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy, tugunan ang sitwasyon sa kuryente ng bansa. Super Radyo! Nakaambang pagtaas naman ang singil sa kuryente. Wala nga ang kuryente, tataas pa singil. Pinapalagaan mo, reklamo. Mga residente ng pala. Parang init eh. Puro ka reklamo. Parang init. May magagawa ka ba? Wala. Oh. Wala pala eh. Punta natin ang balita naman. Wala rin magagawa to si June Fred Galamba. June Fred, wala ka rin magagawa. Pasok! Super Radyo! Hello, Joel. Maring tinutula ng mga Palawenyong dumalo sa sinagawang public hearing ng Energy Regulatory Commission o ARC ang hirit ng National Power Corporation na taasan ang subsidized approved generation rate sa mga small power utilities group areas sa buong bansa. Ito ang naging tugon ng Palawan Electric Cooperative o PALECO at ilang opisyal ng pamahalaan sa ipinapanukalang pagtaas ng SAGR na petisyon ng NPC. Ayon kay Board Member Ryan Mamita, Chairman ng Committee on Energy sa Provincial Board, ang nakaamba umanong pagtaas sa buwan ng bayarin sa PALECO ay magdaragdag sa bigat ng kasalukuyang pasanin ng mga Palawenyo, lalo na't hindi pa rin tapos
ang problema ng Palawan sa usapin ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA. Sinabi naman ni Commissioner Catherine Maceda ng ERC na ikinukonsidera at pakikinggan nila ang lahat ng hinaing bagamat sa Palawan ay tutol umano ang lahat, hindi ibig sabihin na hindi na ito ipatutupad dahil magkakaroon pa ng trial proper kung saan maglalatag ng mas marami at matibay na ebidensya ang NPC para taasan ang SAGR ito umano ay umpisa pa lamang ng mga pagdinig. Ako si Jun Prad Calamba ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat sa GMA Super Radio DCDD. Dapat totoo. Ang oras po natin, 10 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Hindi malayong malagpasan ang maitatalang maximum daytime temperature o pinakamataas na temperatura sa ating bansa. Ayon kay Annalisa Solis, Head of Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ngayong Abril pa lamang kasi ay nakapagtala na ng 40 degrees Celsius na temperatura sa Kamiling Tarlac at sa Echague, Isabela. Sa pagtayo ng PAGASA, dapat sa Mayo pa lang maitatala ang 40 degrees Celsius na temperatura. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin ko, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Sa historical data ng PAGASA, pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na naitala sa Tuguegarao City, Cagayan noong Abril 12, 1912 at Mayo 11, 1969. Habang sa Metro Manila, naitala ang 38.6 degrees Celsius na temperatura noong 1950. Maliban sa mataas na temperatura ay patuloy na mararanasan ang mataas na heat index o damang init. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Ang tinig ni Annalisa Solis, Head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Samantala, mahigit sa 7,000 magsasaka sa Midsayap, Cotabato, apektado na ng mainit na panahon. Mula sa GMA Integrated News, mag-ulat si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby! Super Radio! Yes, Joel Melo, nakararanas na ng crisis ang mga magsasaka sa Midsayap, Cotabato dahil sa tindi ng init ng panahon. May mga araw na umaabot pa sa 41 degrees Celsius ang heat index sa bayan, kaya ang mga pananim nila tulad ng sili, pipino, talong at iba pa nangamatay na. Mas lalo pa raw ang lumala ang sitwasyon dahil sa water shortage. Ang palayan sa bayan na nasa 6,000 hectares, nasa 1,000 hectares lang ang pwedeng tamnan sa ngayon dahil ito lang ang may sapat na supply ng tubig. Sa tala ng Municipal Agriculture's Office, mahigit 7,000 magsasaka na ang apektado sa bayan. Kahit ang mga matatamis na pakwan dito sa Barangay Buol Norte, pait ang hatid nito sa mga magsasaka. Dahil maliban na sa may oversupply nito dahil harvest season din sa ibang lugar, nagkakrak at nasisira ang ibang bunga nito bunsod ng mainit na panahon. Kaya hindi na raw mapakikinabangan. Ayon sa Municipal Agriculture's Office, nasa 2 hanggang 5 piso per kilo na lang ang farm gate price ng pakwan na dati ay nasa 15 hanggang 20 pesos per kilo. Joel Melo, umaaray na ang ilan sa mga magsasaka na nagtatanim dito dahil lugi na raw talaga sila. Kaya umaasa silang matutulungan sa kanilang sitwasyon ngayon. Ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Salamat, Abby Caballero, GMA Regional TV 1, Mindanao. Super Radio! Nakadakdang magdeklara ng state of calamity ang lungsod po ng Iloilo dahil sa kakulangan ng supply ng tubig! Ito ang kinumpirma ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa kasalukuyan, mahigit 19,000 residente sa lungsod ang apektado ng kakulangan sa supply ho ng tubig. Ang Engineer Neil Ravena, Logistics Head ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang kanilang monitoring sa mga balon na pinagkukunan po ng tubig sa lungsod. Okay nang walang kuryente, pero hindi pwedeng walang tubig. Wala nang ang tubig, wala pang kuryente dyan eh. Sobra. Kahapon kasali yung Visayas eh. Diyos ko, brownout. Diba, nadali na sila dati ng blackout doon? Dyan sa Iloilo City na yan. Subalit ilan umano sa mga ito ay mababa na po ang level o di kaya ay natutuyot na. Samantala! Labi natin ang antas ng tubig dito po sa Angat Dam. Bumababa pa raw po hanggang sa mga oras na ito. Nasa 193.29 meters na lamang ayon po sa PAGASA. Labi natin ang balita ng malaki. Alan Gatuzalan, pasok! Super Radio!
Patuloy na nababawasan ang level ng tubig ng Angat Dam batay sa monitoring ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Ayon sa tala ng Pag-asa, nabawasan ng 35 sentimetro ang antas ng tubig ng Angat Dam kaninang alas 6 umaga. Nasa 193.29 meters na ito kaninang umaga kumpara sa 193.64 meters na antas kahapon. Dahil dito umaabot na sa 18.71 meters ang agwat nito mula sa 212 meters na normal high water level. Pero nasa 13.29 meters na lang ang agwat nito para umabot sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Maliban sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng Ipo, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at maging ang Caliraya Dam. Ako siya ng Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio! Lalawigan ng Antique, posibleng magdeklara ng State of Calamity ngayong linggo o sa susunod na linggo dahil sa epekto naman ng El Nino. Alamin natin ang balita yung mula kay Ivan Aguana ng Super Radio Iloilo. Ivan, pasok! Super Radio! Joel Napipinto magdeklara ng State of Calamity ang Lalawigan ng Antique ngayong linggo o sa susunod na linggo dahil sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng GMA Super Radio Iloilo kay Antique Governor Dore Cadiao, base umano sa isinagawang emergency meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC ng Lalawigan, tatlong bayan na ang nagdeklara ng state of calamity. Pinabibilangan ito ng bayan ng Anini, Lawaan at bayan ng Sibalom. Batay naman sa datos ng Provincial Welfare and Development Office o PSWDO na umabot na sa 281 ng mga barangay sa Lalawigan ang apektado dahil sa El Nino. Mahigit naman 200 million pesos ang pinsala na idinulot ng El Nino phenomenon sa sektor naman ng agrikultura sa Lalawigan. Samantala, Joel, kinumpirma naman ito ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas sa maaring ngayong araw ay magdadeklara din ng city government ng state of calamity dahil sa kakulang ng supply o kulang ang supply ng tubig dito sa lungsod. Ayon kay Mayor Jerry Trenas, mahigit sa 15% ng kabuuang populasyon sa lungsod ang apektado. Planuan niya ng lungsod na bumili ng potable water mula sa mga bulk water suppliers sa Metro Pacific Iloilo Water at South Balibago upang ipamigay sa mga apektadong barangay. Ako, si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Iloilo. Nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.17 na po ng umaga, tinikitan at hinatak ang pampasaherong jeep ng ilang chopper na nakibahagi sa dalawang araw na tigil pasada ng grupong manibela at piston. Pauwi na sana sila mula sa kilos protesta ng tikita ng PNP Highway Patrol Group. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinarangan ng mga jeepney ang daloy ng trapiko na magdamag na pumarada sa bahagi ng Mabuhay Rotonda sa lungsod ng Quezon. Lumawas pa na kolorom ang tatlong jeepney na sumali sa rally kaya ito hinatak. Ayon sa LTFRB, sa 36 na jeepney na sumali sa protesta ay hanggang 12 ang kolorom at tukoy na umano ang mga ito. 36 po na sasakyan yan na minomonitor namin na nagsimula sa UP. Nakuha namin almost half of that po yung mga kolorom na hindi ho registrado. Tumatakbo ng wala ng prangkisa, siguro po wala ng balak talagang sumunod sa programa ng gobyerno. Okay. Yung iba naman po ay out of line, meaning to say hindi nila linya yung UP. Pero nagpunta sila roon, may mga bitbit ang mga pasahero. Ang tinig po ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III. Super Radio! Bigo! Ang grupong piston at manibela na iparalyze ang sektor po ng public transport. Kaugnay po ito ng isinagawang dalawang araw na tigil pasada na nagsimula noong Lunes. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kung may napagtagumpayan man ang dalawang grupong yan, ito ay ang magdulot po ng perwisyo, mabigat na daloy ng trapiko. They were successful in creating traffic, no? Pero we were able to prove to them that the government is ready to address the transport issues. Sa gitna nito, sinabi ni Bautista na pinag-aaralan na po ng DOTR ang posibleng pagsasampa ng reklamo sa mga nakibahagi sa protesta sa Commonwealth Avenue, East Avenue at Mabuhay Rotonda sa lungsod po ng Quezon. Ang nakita namin yung obstruction, ano, which created traffic. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Ay, tama, tama, Secretary. Salamat. Transportation Secretary Jaime Bautista, handa naman ang grupong manibela na harapin ang reklamo. Super Radio! Inihanda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ekta-ektaryang lupain
Ba, mamibigay ng lupain yata itong LTFRB na ito. Ayos ah. Ito hektarya lupain daw eh. Saan? Sa labas ng Metro Manila, nagagamiting impounding area pala. Ay, ganun pala, ganun pala. Ganun pala. So, sobrang dami siguro na mga impound pare. Akala ko magiging aladar na sila eh. Hindi pala. Impounding area pala. You know. Yan ay dahil sa inaasahang pagdami ng mga mai-impound o mahatak na jeep at iba pang pampublikong sasakyan na hindi pa rin tutugon sa Abril 30 na consolidation deadline sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Chofi Lugwadis III, sa ikalawang linggo na Mayo, magsisimulang paghatak sa mga pampublikong sasakyan na bigong makapag-consolidate. Meron po kaming area sa Pampanga tsaka sa Tarlac. Kung dito sa Metro Manila talagang ubus na po. Okay. Pero may mga nakahanda kaming ilang hektarya po na lupa. Kung layo, no? Lungkot pa siya. Pampanga, pare. Ubus na po. Ubus na po sa Metro Manila. Doon na lang po kayo mag-avail sa sa Pampanga. Sa Tarlac. Samantala, sa gitna naman ng patuloy na pagtutol ng grupong manibela at piston sa PUV Modernization Program, sinabi ni Gwadis na bukas pa rin sila sa pakikipag-usap sa dalawang transport group. Ngunit hindi mo nila kayang pagbigyan ang ilan sa mga hiling ng dalawang grupo ng transportasyon. Sa 10 hiningi nila, 8 ho doon na ibigyan na po namin, including yung reduction of penalty sa mga... Okay. Offenses po nila, pero yun yung issue ng pagsasanib nila bilang isang kooperatiba or isang korporasyon, which is a requirement for effective fleet management and traffic control, doon parang irreducible na ho yun. Ang tinig ni LTFRB Chairman Chofilo Gwadis III. Mariingkin nun din ni Police Major General Mario Reyes ang paggamit ng kanyang pangalan ng babaeng motorista na sinita kamakailan dahil dumaan po ito sa EDSA busway. Paglilinaw po ni Reyes, hindi niya kamag-anak, hindi niya kilala ang naturang babaeng yan. Ayon kay Reyes, hindi katanggap-tanggap ang paggamit sa kanyang pangalan at reputasyon ng isang tagapagpatupad ng batas para lamang makaiwas sa pananagutan. Apila niya sa publiko, iwasan yung mga ganitong klase ng gawain, respetuhin ang mga tagapagpatupad ng batas. Hinimok rin po ni Reyes yung mga otoridad na maglabas ng show cause order, patuloy na imbestigahan ang babaeng motoristang yan. Nakikipag-usap na rin si Reyes sa kanyang mga abogado para magkasampa ng kaukulang reklamo. Sumadsad sa pinakamababang halaga ang piso kontra dolyar matapos ang 17 buwan. Kahapon, nagsara ang palitan sa halagang 56 pesos and 75 centavos kada dolyar. Yan na ang pinakamahinang performance ng piso kontra dolyar mula noong November 2022. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, nangyari ito bunsod ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa gitnang silangan kasunod ng missile at drone attacks ng Iran sa Israel noong weekend. Gumaganda rin umano ang retail sales data sa Amerika habang dumausdos naman ang local stock market ng Pilipinas. Sinabi pa ni Ricafort na dahil sa paglakas ng halaga ng dolyar, tiyak na tataas ang importation cost na posible namang mauwi sa pagmahal ng iba't ibang bilihin. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo. Sa school, nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa Pure and Natural Bacopa Munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold lamang ang Brainy Good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gaming panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras alas 7:24, radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium,
B vitamins and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Toy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung taong bumaril sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. Yung tungkol dun sa Cebu, napag-isipan mo na ba? Gusto rin naman kita talaga mailayo na dito eh. Sa kaguluhan, sa mga kapahamakan. Gusto mo makagante kay Elias, hindi ba? Tutulungan kita. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. When nuclear weapons are stolen, they turn to him for help. Mr. Bond, James Bond. GoldenEye, Wednesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. I am the latest wife, but I am the chosen wife. Wala kang kwentang asawa at wala ka rin kwentang ina. Hindi mo ba talaga titignan yung asawa ko? Asawa ng asawa ko. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Pagka nakakakita tayo ng check, ano nang pumapasok sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso, correct. Hindi ho ba? E ang check po na right med, ano nga bang ibig sabihin po niyan? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan pong ibig sabihin po na check po na right med. Dahil ang mga gamot po na right med, abot kaya po ang presyo. Pero high quality po ang pagkakagawa. Hindi po tayo may menosin. Kaya kapag kahanap po yung gamot, huwag po kayo may magtanong, hanapin po ang check po ng Right Med. Para sa mga listahan po ng mga produktong Right Med, bisitahin ka na lang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Tuloy tayo sa ating mga balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, makakasama po sa balikatan exercises ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kasama sa 2024 balikatan exercises ang mga barko ng Pilipinas, Amerika, Australia at France sa loob po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayaw namang kumpirmahin ng Armed Forces of the Philippines kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan merong presensya ng China Coast Guard. Kabilang narito ang Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships ng Pilipinas papuntang BRP Sierra Madre, dyan po sa Ayungin Shoal. Sa gitna po nito, iginit po ng AFP na layunin po ng balikataan military exercise na ipakita ang combat readiness ng Pilipinas katuwang ang mga kaalyadong bansa. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary reason. Kabilang sa mga makibahagi sa pagsasanay militar ang F-22 fighter jets, AC-130 aircraft, Apache attack helicopters, mga Black Hawk at F-35 fighter jets ng Amerika. Ipapadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang mga bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance
and our willingness to defend our territory. Tinig po yan ni Colonel Michael Lohico, Executive Agent ng 2024 Paligatan Exercises. Super Radio! Walang kinakampihang anumang bansa ang Singapore, ngunit nababahala sila sa epekto ng tensyon sa South China Sea. Tugon ito ng kanilang Foreign Minister na si Vivian Balakrishnan na nasa Pilipinas ngayon. Una rito, tinanong ang Singaporean Foreign Minister kung bakit hindi kinukundira ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN bilang isang regional organization ang mga marahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas sa South China Sea. As a tiny city-state, Singapore has to believe in the importance of the international rule of law. If it is just the law of the jungle, where the powerful do what they will, and the weak must suffer what they must, then the future will be very bleak for Singapore and the Philippines. Ang tinig ni Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan. Samantala, sinagot naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang alegasyon ng Chinese Embassy na sinuwain ng Pilipinas ang umano'y napagkasunduan sa isyu sa Ayungin Shoal. Ayon kay Manalo, ang China ang sumusuway sa international law at patunay dito ang hindi pagkilala sa 2016 arbitral ruling. It's China which refuses to adhere to the arbitral award. So I'm not very clear what they mean by saying that we're not adhering to commitments. Ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Naglunsad ang gobyerno ng programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat sa West Philippine Sea. Namahagi po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at Department of Agriculture na mga bangka sa ilalim po ng programa na Livelihood Activities to Enhance Fisheries Yields and Economic Gains in the West Philippine Sea o LIAG WPS. Ipinamigay ang mga bangka sa mga mangingisda mula sa Zambales at Ilocos. Sa ilalim po ng LIAG WPS, hindi lamang magbabantay ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng fuel subsidy ang BFAR sa mga mangingisdang Pinoy, kundi matiyak na may sapat silang mga kagamitan at pagsasanay para mapakinabangan ang yamang dagat sa West Philippine Sea. The fisheries output in the West Philippine Sea in 2023 reached 201,000 metric tons, which is almost 15% more than the output in the previous year. However, it is no secret that such economic prosperity is threatened by geopolitical tensions. It is now time for us, the Filipinos, to claim what we own and what we deserve. Tinig po yan ni na Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino at Nestor Jerico. Siya po ang Deputy Director General ng National Security Council. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.32 na po ng umaga, malapit nang mapalaya ang apat na tripulanteng Pilipino na sakay ng barko na kinobkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakausap na niya ang embahada ng Iran at tiniyak na mapalalaya na sa lalong madaling panahon na mga tripulanteng sakay ng kinobkob na barko. Ang sinabi ng sa amin, ng embahada ng Iran dito so far, pati dun sa kanila, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang yung apat na Pilipino. Pero tingnan natin kung magkakatototo at pipilitin natin. Anya, nasa mabuting kalagayan ng apat na Pilipino at pinayagan ang mga ito na makausap ang kanilang pamilya. Bawat isa sa apat, binigyan ng pagkakataon na makakontak, makatawag sa kanilang pamilya isang oras pa nila kinausap yung mga pamilya nila rito. So, ibig sabihin, hindi sila pinatra itong preso parang mga hostage. Ang tinig ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ayon naman sa Department of Migrant Workers, sakay pa rin ang container ship na MSC Aris, ang mga Pinoy at ngayon ay nakadaong na sa Port of Iran. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang tawag doon? Para tayong pinagsakluban ng langit at lupa, parang bibingka tayo ngayon, nasa pugon pa. Ayan. Mainit sa ilalim, mainit sa ibabaw. Walang tubig, yan, wala kuryente pa. Ganon niluluto ang bibingka. Ganon niluluto ang taong bayan. Ay, ganon. Di ba bibingka yung nag-uusapan natin? May epekto sa kalusugan yan. Kaya pag mahina-hina po ang inyong resistensya, mga kapuso, ang immune system, talagang magkakasakit kayo. Kaya ito, panahon na ito.
itong ganitong panahon, panahon na para mag-Immunomax food supplement. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Mga kapuso, ito pong dalawang kahon na ito na maliit. May kulay puti at may kulay berde. Pag binuksan nyo po yan, kapsula po ang laman yan. Para kanino yon? For adults po yon na Immunomax food supplement. May kulay berde pa. Capsule for adults, Immunomax food supplement, forte variant. O yun ang mga matangkad na mga kahon na yon. Pag binuksan nyo po yon, ang laman po ng botelya. Ayun, ang laman po nun ay syrup for kids. Yan na Immunomax food supplement. Yung kulay berde nun, syrup for kids, Immunomax food supplement, forte variant. Mga kapuso, mula po sa aming studio o kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7.35, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zabel, at Rowena Salvacion, tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Op, 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 isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Ito tama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. We will be with you every step of the way. Kung sumira sa aming mag-asawa. Pag nararapat siya sa akin, anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Ikaw ba si Alma Guerrero? May reklamo laban sa'yo. Siguro po maaayos lang talaga to, Ninong, kung lulugod ka. Mahirap kayo, di ba? Wala kang pampiyansa. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. You're watching WBTV on GTV. Baka nagkakalimutan na mga nanay, ho. Tuloy-tuloy po yung bakunahan para sa mga bata kasi may mga sakit katulad ng pertussis. At syempre, huwag niyong kalilimutan na bigyan sa tuwi-tuwi na regular, mga kapuso, ng mahusay na bitamina ang ating mga anak. Ano po yung mahusay na bitamina para sa kalusugan ng mga bata? At syempre, para tumalino din at masigla ang mga bata, Cherry First Syrup Fortified with Zinc. Dahil ang mga mami, kayo pong mga mami, hindi kayo pumapayag sa pwede na. Kaya naman ang Cherifer po ay gumawa ng Cherifer syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup. Talagang gusto ng mga bata, sa lasa pa lang panalo na daw eh. O may CGF pa yan, may lysine, may turin at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Umigin ang paumanhin si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kaugnay ng kanyang panawagan sa militar na bawiin ang suporta kay Pakulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan. Ngunit sinabi ni Alvarez na wala siyang nakikitang mali sa kanyang panawagan at hindi niya ito babawiin. Kung meron mang nasaktan di kaya, pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Dinagdag pa ni Alvarez na walang sedisyon at hindi rin nag-uudyok ng rebelyon ang kanyang panawagan sa militar.
wala namang violence na nangyari. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang ganun. Ngayon, para sa akin, hayaan muna natin yung DOJ na magsabi kung anong crime committed. Tinig po ni Davao del Norte, First District Representative Pantaleon Alvarez. Dagdag pa ni Alvarez, pasensya na dahil nadala siya ng bugso ng damdamin dahil mahal niyang Pilipinas, lalo ng Mindanao, at kinakalad ka dumano na Malacanang ang mga tao papunta sa digmaan laban sa China. Ngunit inalmahan ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang panawagan ni Alvarez at wala mo na ito sa lugar at paituturing isang uri ng rebellion. And called for, especially from an elected official in the House of Representatives to be calling for withdrawal of support. That is really rebellion. That is really seditious. Tinig po ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Ang oras po natin, alas 7:40 na po ng umaga, nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi bahagi ng kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Bansa ang paghingi ng tawad sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar. Sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, binigyan din ng Pangulo na ang paghingi ng dispensa ay isang personal na bagay para sa pamilya Marcos. Bagamat isaan niya siyang Marcos, mas nangingibabaw ang tungkulin niya bilang Pangulo ng Bansa. Sinabi ng Pangulo na itinuturing niya itong unang prioridad kaysa ang papel niya bilang miyembro ng pamilya Marcos. I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that. That's my first priority. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, samantala sinabi ng Pangulo na matagal na niyang hindi tinitingnan ang mga kaso ng tinatawag na nakaw na yaman o ill-gotten wealth na kinakaharap ng kanyang pamilya. Anya, ipinaubayan na niya ito sa kanilang mga abogado. Sa tingin naman ni dating Bayan Muna Party List Representative Saturo Campo, hindi pwedeng ihiwalay ni Pangulong Marcos ang kanyang papel bilang Pangulo at bilang anak ng dating Pangulo. To establish his good standing with the people, ay balikan yon at mag-apologize sa dalawa ng kanyang tatay. Ang tinig ni dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Posibleng international syndicate ang nasa likod ng nasabat na halos 2 tonelada ho ng shabu na nagkakalaga po na mahigit sa 13 bilyong piso sa isang checkpoint. Diyan po sa Alitagtag sa Batangas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kung saan galing at paano na ipasok sa bansa ang mga ilegal na droga. Pero sinabi ng Pambansang Pulisya na ang tiyak ay hindi ito nagmula sa loob po ng Pilipinas. Possibly nga po ay may ginamit po na yati po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. It is not impossible na ito ay bahagi ng mas malaking shipment po ng drug. Isa sa tinitingnan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Tinig po ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng Pambansang Pulisya. Sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Benar Abalos na mahalagang maimbentaryo kaagad yung mga nasabat na shabu at sirain ito sa lalong madaling panahon. For me, what is important right now ay maimbentaryo kaagad ito, itaas sa tamang proseso at immediately i-destroy kaagad ito, sirain kaagad ito, sulugin o ano kaagad. Basta we just follow whatever is in the law. Tinig po ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Personal na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang halos 2 tonelada ng shabu na naharang sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Sa gitna nito, binalaan ni Pangulong Marcos ang mga sangkot sa kalakala ng ilegal na droga at walaan niyang sasantuhin ang pamahalaan. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat, kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man,
talagang pinag-iimbestigahan natin. Kasabay nito, pinuri ng Pangulo ang mga otoridad sa isinagawang operasyon kontra illegal na droga dahil walang namatay o nasaktan. This is the biggest shipment of Shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship. Ayon sa Pangulo, ganito ang taktika na ipatutupad ng kanyang administrasyon. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos, samantala, warrant of arrest na inilabas ng Pasig Regional Trial Court laban kina Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa sa Davao City, isinilbi kahapon pero walang naaresto. John Ryan Colonia, Super Radio Davao. John Ryan, Super Radio. Sinimula ng isilbi ng Davao City Police Office ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at lima pang akusado sa kasong Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na itinalabas ng Pasig City Regional Trial Court. Sa impormasyon mula sa Davao City Police Office, nagkasa ng simultaneous operation ng iba't ibang unit ng DCPO kahapon sa mga lugar na kilalang pagmamayari ni Pastor dito sa Barangay Tamayong, Kalinan District sa Davao City, Buhangin, Sasa at Bayan ng Matanao sa lalawigan ng Davao del Sur. Ngunit bigong mahuli ang nasabing mga akusado kasamang Pastor. Maliban dito, pinuntahan rin ang pulis ang mga bahay ng ilan sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ upang makakalap ng dagdag pa ng impormasyon. Tinaigting pa ng DCPO ang intelligence monitoring para sa paghahanap ng lokasyon ng mga akusado. Ako si John Ryan Colonia ng Super Radio Davao, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB Davao. Totoo. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ay, super sulit na balita po ito, mga kapuso. Sulit ang RC Cola Mega. 24 pesos lamang po ang suggested retail price kada bote. Eh, isang bote po niyan, pang-apat na tao na po, mga kapuso. Kaya marami po ang makaka-enjoy ng malamig at masarap na RC Mega, lalo na ngayon. Napakainit po ng panahon, nakakapawi po ng uhaw. Yun o, sarap balik-balikan, mga kapuso. Ang uhaw ay ayos basta meron pong RC Mega. 24 pesos lamang po ang suggested retail price. Oras, alas 7:47. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Araw-araw namin kayong pipiliin makasama dito sa... Hey, Doctor! Nasa may project? No project? Yung nasa studio. Bawasan natin yung sakit, okay? Wala na! My Guardian Alien. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Balita sa Umaga, Nationwide! Ang
Oras po natin, 49 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, magsasanib puwersa ang hukbong Santa Tahanang Pilipinas at pambansang pulisya para imbisigahan ang pagdami ng mga Chino na estudyante sa Cagayan. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, aalamin nila ang napabalitang pagdagsa ng mga Chinese students sa Cagayan at kung may kahinahinala bang aktibidad na ginagawa ang mga ito. Ipinaliwanag ni Padilla na bagamat inilalarawan ng isang mambabatas na nakaalarma ang sitwasyon, masyado pang maaga para ituring itong alarming ng AFP. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara na inamin ng isang pribadong paralan sa Tuguegarao City na aabot sa 4,600 na Chinese students ang nag-enroll sa kanila. Yan po ay inamin ng isang eskwelahan sa akin nung nagkaroon nga po ng pagpupulong. Okay. So, itong 4,600... Isang eskwelahan pa lang ho ito? Kung? Isang eskwelahan lang po ito, Lala. Okay. No? It's very alarming. Bukod dito, may mga ulat umano silang natanggap na hindi lumalabas ng bahay ang mga naturang Chinese student. Na ang daming mga Chino ngayon, no, na naglalakad, umiikot, may pumapasok sa mga grocery store, na may mga ID nga po na mga students sila. So, may mga reports na ikakaiba. Yung iba, sabi ng mga nagmamayari ng mga bahay-bahay o mga apartment. Ang nakakapagduda lang, sabi ng iba, ay hindi po lumalabas ang mga ito sa loob ng kanilang nirerentahang mga bahay. Okay. Ang tinig ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara. Ayong ginagawan itong mga to. Baka nasakop na nga tayo ng China. Napapalibutan na tayo. parang sleeper cells. Ay, sinabi mo pa. Diba, no? kung kailan pagganahin, pagaganahin. Pagaganahin na. May natanggap din naman na siyang impormasyon na mayroong nagre-recruit sa mga Chinese student para makapasok sa loob ng mga paralan sa Cagayan. Nilinaw naman ni Lara na hindi sila tutol sa pagtungo sa kanilang lalawigan na mga foreign student at nais lang umano nilang makampante. Una nang sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na walang dapat ika-alarma dito. Pinawi din ng gobernador ang pangamba ng ilan na posibleng banta sa pambansang seguridad ang pagdagsa ng Chinese students sa kanilang lugar. Samantala, nananatili na mga estudyante ang Chinese sa Cagayan may basihan ayon sa Philippine National Police. Mark Bacalalad, Mark! Super Radio! Walang nakikitang problema ang Philippine National Police hinggil sa lumalaking presensya o bilang ng mga Chinese sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang tugon ng PNP. Kasunod naman ng pahayag ng Armed Forces of the Philippines na kanang iimbestigahan ang pagdami ng bilang ng mga Chinese students sa naturang lalawigan. Ayon kay PNP Public Information Officer Police Colonel Jean Fajardo, patay sa impormasyon mula sa mga opisyal ng pulisya sa Cagayan, ang pagdami ng mga Chinese sa lalawigan ay elusive na rin sa internationalization ng Commission on Higher Education o CHED. Nangangahulugan ayon kay Fajardo na mga ito ay may mga tinatawag na foreign students na piniling mag-aral doon at bahagi na rin ng hakbang ng lokal na pamahalaan. Palawanag ni Fajardo, meron naman anyang hawak na mga dokumento ang naturang mga Chinese at niyak din ng Cagayan Provincial Government na walang dapat ikabahala ang publiko dito. Una nang sinabi ng AFP na masyado pang maaga upang ituring na nakababahala ang pagdami ng mga Chinese Cagayan, kaya't mga kailangan pa sila ng kaukulang pagsisiyasa at kaugnay sa bagay na ito. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, TCWB, dapat totoo. Super Radio! Kompirmadong kaso po ng pertussis o whooping cough dyan sa Calabarzon, pumalo na po sa 118. Alamin natin ang balitang yan mula sa GMA Integrated News, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, pasok! Super Radio! Yes, Joel and Melo, nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso sa Calabarzon Region, ang probinsya ng Cavite na may 30 kaso. Pumapangalawa naman ang Laguna na may 26 na kaso, 22 kaso naman sa probinsya ng Rizal, habang 21 kaso naman sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa DOH Calabarzon, bumuo na sila ng incident management team na tututok sa kaso ng pertussis sa rehiyon. Itinaas na rin ang Code Blue Alert. Ibig sabihin, paiigtingin pa ang surveillance ng mga LGU sa mga napapaulat na kaso ng pertussis. Payo pa rin ang Health Authority na ugaliin ang paghuhugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Joel and Melo, ayon pa sa Health Department, may iwasang mahawaan ang mga sanggol ng sakit kung magsusuot ng face mask ang mga nakakahalubilo nito sa bahay
lalo na kung nakakaramdam ng sintomas gaya ng ubo at sipon. Ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News. Nag-uula sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Paul Hernandez, GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Super Radio. Arestado ang isang Chinese national makaraang mahulihan ang malalakas na uri po ng baril at mga bala sa lungsod po ng Taguig. Sa bisa po ng search warrant, pinasok po ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office, NCRPO, ang townhouse sa isang exclusive subdivision sa naturang lunsod. Sa paghalughog ng mga otoridad, na-recover ang isang high-powered long firearm, ilang pang mga armas, mga bala ng M16, may helmet pa na merong marka ng China, tactical vest at watawat ng China ni Wawagayway niya. Ayon po sa NCRPO, nakakuha po ng tip ang kanilang mga intelligence unit tungkol po sa armas na itinatago ng mga dayuhan. Kaya nag-a-apply sila ng korte o sa korte ng warrant para ho mapasok yung townhouse na yan. Agaw pansin din po yung dalawang luxury vehicle na nasa lugar, mga kapuso. Mga sports car, McLaren. Samantala, inaresto rin ng mga otoridad ang isa pang Chinese national na nagtangkang manuhol para mapalaya ang inarestong kapwa Chino, mga kapuso. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ano ba to, Paring Melo? Taon-taon na lang ganito. Pagka dumarating ang panahon ng taginit, natatali tayo ng, ng mga... Ano yan? Load out. Load dropping. Manual load dropping. Rotational brown na tawag doon. Nag-charge ka na ba ng mga na cellphone mo? Meron naman. Mga pare. Gadget mo? Oo, maganda naman sa gadget ngayon sa cellphone. Oh. Hindi ka na kailangan pa mag-charge pa ng, flashlight dahil may flashlight na rin ito eh. So pwede mo sa brown out. Nawalan ka ng kuryente. Ang nangyari, biro mo 31 itong sabay-sabay na ito. Tsaka, meron naka-maintenance. 700 megawatts yung naka-maintenance. Tapos 2,100 yung nawala. 19 power plant po yung nag-shutdown eh. Ano dahilan? Wala pang paliwanag po. Sabi, ngayon, pinaimbestiga nga ni Presidente. Pero napanood ko na yan. Ay, sinabi mo pa. Taon-taon nangyayari. Ganyan na lang yan. Ganyan na lang ba tayo? May namumuro na namang taas presyo ng ng singil sa kuryente. Ganyan na lang ba tayo? Hindi yun eh. Taas presyo at saka yung pagkalugi sa ating ekonomiya. Kaya nga. Pero kasing sinasabi na sa bawat every 5 hours of no electricity, mga 500 megawatts na nawawala. Diyos ko, mga kapuso. Itong binabasa ko po mga kapuso, ito galing po doon sa 2020 pa na datos. Ang may translation ba sa ekonomiya? Value of lost load. Ang it translates to, it equates to 556 million in economic losses. Noon pa yun, 2020. Diyos ngayon. Siyempre, meron subject to inflation pa rin yan. At saka noon, mababa pa ang presyo ng kuryente. 20 pesos and 65 centavos per kilowatt hour lang. Pustahan tayo. Pag-uusapan na naman yung mga alternative sources ng kuryente. Renewable, matagal lang pinag-uusapan yan. Kaya nga, taon-taon na lang pag-uusapan. Tapos hindi naman sinisimulan. Binibilisan. Ay, nako. Pinapaspasan. Tsaka yung nuclear, pare, baka naman pwede consider natin. Yung mura yun eh. Mas matagal yun. Mura, tsaka marami. Mga kapuso. Paano tayo niyan? Yung mga investor natin, makakapang-akit ba tayo ng... Hindi. Siyempre, unang-una, kulang na ang kuryente natin. Tapos mahal pa. Mahal pa ang kuryente natin. Diyos ko. Ayan, good luck. Wala mangyayari sa atin. Ayusin nyo na yan. Mm-hmm. Please lang. Balikan natin ang ating mga headlines. Luzon at Visayas Grid. Isinilalim po sa red alert status kahapon dahil po sa pagdipis ng supply ng kuryente dulot po ng pagpalya ng maraming power plant. Ilang lugar nakaranas po ng rotational brownout. Mainit na panahon, titindi pa pagsapit ang Mayo na rurok ng panahon ng taginit. Ayon sa PAGASA! Ilang tsuper na nakibahagi sa Tigil Pasada. May kaya pala ayaw mag-consolidate. Hinatak eh. Dahil ilan sa kanila, kolorum. Yung mga pampaserong jeep. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa pinakababang halaga mula noong November 2022. Importation cost posibleng tumaas at mauwi naman sa pagmahal ng mga bilihin ayon sa isang ekonomista. Gobyerno na lunsad ang programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat dyan naman sa West Philippine Sea. 4 na tripulanteng Pilipino na sakay ng barko na kinubkob ng Iran sa Strait of Hormuz. Malapit ng mapalaya ayon sa Department of Foreign Affairs. Davao del Norte Representative
Pantalyon Alvarez, humingi ng paumanhin sa panawagan niya sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan. International Syndicate, posibleng nasa likod ng nasabat na mahigit sa 13 bilyong pisong halaga ng Shabu sa Alitagtag, Batangas ayon sa pambansang polisya. Bati muna tayo pare. Happy birthday kay Medric Angelo Ferrer. Medric Angelo Ferrer. Ang pagbati ng happy birthday galing kay Direct Mike Clemente. Si Medric yan. Medric. Ito'y si Medrano. You know. Si Dax Medrano. Kuya Dax Medrano. Happy birthday at Levita Montoya Kapunitan. At good morning kay Raquel Noblesa and family ng lokal ng Mayapa sa Kalubang sa Laguna. Maligayang arawan sa mga nagse-celebrate ng birthday po ngayon. Apo. At ang gamitin nyo kandila. Bakit sa kandila? Cake. Ah, sa cake. At saka kandila para sa... Sa brownout. Brownout. Ay, ingat ha. Baka magkasunog pa. Ingat. Ayan. At sumayon nyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas, super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na. TV pa. Portisiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Sabay, saksi sa Double B, alas 8 ng umaga. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old, with probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Uy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung taong bumaril sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. Tama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. We will be with you every step of the way. Kung sumira sa aming mag-asawa. Pag nararapat siya sa akin, anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag-Bear Brand Adult Plus.
Weng, medyo nakakabahala na yung pagdagsa ng mga Chino. Una, pinoproblema natin sila dahil doon sa mga POGO operations. Na karamihan ay mga Chino nagpapatakbo. Puro illegal ang ginagawa dito, yes, di ba? Yes. Ikalawa, yung mga subdivisions natin, mga condominium units, particular sa Southern Metro Manila, ay pinamamahayan na po ng mga Chino. Mga puso, no? Nagiging Chinese community na. At no? Meron pang mga restaurant na nagka-cater lang sa kanila, bawal ang Pinoy. Ang dalawa na nga Chinatown dito. Eh. Oh, no. Sa Parañaque, tsaka sa Manila. Meron pa doon sa Tarlac. Meron pa sa Tarlac. Nabuwag lang. Ang pinakabago ngayon, sabi ni Congressman Joseph Lara, ng Cagayan, meron tinatayang 4,600, no? Na mga estudyanteng Chino ang nasa isang university pa lamang po yan sa Cagayan. No? Tapos ito daw mga Chinese na ito ay umuupa ng bahay pero hindi daw kadalasang lumalabas ng bahay. No? Lalabas lang daw ng bahay pag papasok sa school. Papasok sa eskwela tapos bibili ng pagkain. Pupunta sa mga grocery store. Meron pang isang nangyari. Kahapon, meron isang Chino sa Taguig, no? Inaresto matapos po itong mahulihan na matataas na kalibre ho ng baril. Natiktikan ito ng mga pulisweng dahil kakaiba ang lifestyle. Pero dahil? Ay, mamahalin na sasakyan niya. McLaren. Oh my goodness. Tapos medyo may kaangasan daw itong Chinese na ito. So, may padrino pa yata, di ba? May padrino. Tapos tiniktikan nila. Nakakuha sila warrant of arrest. Ay, warrant of... Hindi, search warrant. Search warrant. Aba, nakita nila may mga baril. Di ba? May watawat ng China, meron pang helmet, Kevlar. Helmet na may tatak ng China. Alam bang magmay-ari ng baril at magbigyan ng lisensya ang baril ng isang dayuhan sa bansa natin? Bawal. Oh. Bawal ang dayuhan. So, ibig sabihin, yung kanyang mga baril ay hindi lisensyado? Hindi, malamang. Sa alamang. No, hindi lisensyado yan. Tsaka pang-militar yung kanyang mga hawak ng mga baril, no? Aba, Wengay. Baka mga sleeper cells na yan. Yan. Sleeper cells, no? Tsaka ano, ha? Kalat sila, iba't ibang panig, ha? Pwedeng pagganahin ng China sakaling kailanganin. Baka hindi natin alam, maliban sa napapalibutan na po yung ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, dito po sa kalupaan, meron na rin. Bay napapalibutan na rin tayo. Bay parang creeping invasion na po ito. Correct. Dapat tayo magmanman. Dapat po tayong magmatsyag, mga kapuso. Bantayin natin. Pero ang sabi naman ni Governor Mamba ng Cagayan, de. Bakit? Kayo mag-alala. Nakabantay naman daw po ang NICA at mga otoridad. Ayun, buti naman. At sinasabi nga actually ng CHED, ito daw ay bahagi ng internationalization ng ating edukasyon. Ano? So pinapapasok natin yung mga dayuhan. At saka tourism natin. Maganda sa tourism. Kaya lang nga, kaduda-duda eh. Ang dami naman ng Chinese. Oo. Ba't wala namang Japanese? So, yung school doon sa Cagayan, Joel, puro Chinese na ang estudyante doon. Walang Pinoy. Kaya nga. Kung 4,000 sila isang school. Nagulat din ako eh. No? Yun lang. Kung ikaw si Governor Mamba, hindi ka ba kakabahan doon? Hindi ka magtatanong? Hindi naman daw siya kinakabahan. Kasi galit siya sa mga Amerikano. Ano po yung galit niya sa Amerikano kung ini-invade na yung kanyang probinsya? Ayaw niya ng EDCA sites doon. Tsaka medyo nakakabahala dahil, Weng, nasa Cagayan ng maraming EDCA site. Correct. Oo, so... Bantayan namin kayo, ha? Totoo. Bantayan namin kayo. Si Rowena Salvacion po yan. Tapos si John Rezubel. Magkakalas 9 po kami ni Wengay. Magkakauntaan tayo sa Himpapuit. Palatuntunan! Taxi sa WB! Kaya lang ang problema natin, mga kapuso, kulang na nga tayo sa tubig. Mukhang kukulangin pa rin tayo sa kuryente. Di bale, marami tayong Chinese. Di na marami tayo, no? Hindi tayo kulang doon. Nasa linya natin si Assistant Secretary Mario Marasigan, ang taguyod ng ano bang departamento siya sa Department of Energy, si ASEC Mario Marasigan. ASEC, magandang umaga po sa inyo, si Joel Siweng po ito. Live po sa Super Radio DCWB GTV. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat, Ma'am Weng and Sir Joel. Lalong-lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. ASEC, may directive si Presidente. Pinapatiyak po sa inyo na dapat meron tayong sapat na supply ng kuryente, lalo na ngayong panahon po ng taginit. Kaya lang, kahapon, pumalya. Parang napanood na namin ito eh. Ting summer na lang, ASEC, nangyayari po ito. Tsaka no? May assurance, di ba, ang DOE na hindi tayo kakapusin ano pagdating po ng doon? El Nino. ASEC, ano nangyari? Bakit nagkaganito tayo? At mukhang meron bang assurance na hindi na po ito mangyayari? Ano ba ang pagtaya ng DOE dito?
Sa tingin po ng Department of Energy sa pag-a-assess po ng situation natin, yung pong pangyayari kahapon ay isang wala sa plano or forced outage na nangyari sa isang planta natin kung saan may, yung pong kanilang dalawang unit ay nagkaroon po ng internal problem. Ang report po nila, nagkaroon po sila ng boiler tube leaks kung kaya't kailangan nilang ayusin yung kanilang planta. Nagkataon naman po, napasabay po ito dahil mayroong mga ibang planta po na naka-outage pa rin. Yung iba po, dahil na rin sa summer, yung po mga hydropower plants natin, pinapayagan po natin yan, mag-maintain na during summer period. So alam naman po natin, nabawas na talaga yung kanilang output. Pero meron po tayong mga nasa planong mga pinayaga na mag-conduct ng kanilang maintenance program. Mm-hmm. Teka, nawawala si Asek. Ayusin natin yung signal niya. Kuryente, kakulangan lang sa kuryente yung pinag-uusapan natin. Kasi ang sa supply, ang nakaschedule, Weng, 700 megawatts. Yes. Yun ang nakaschedule. Pero ang pumalya, 2,100 megawatts. Ang laki ng kulang. Kaya ang kakulangan. Kaya nagkaroon po ng brownout po sa ilang mga bahagi po ng Luzon at Visayas area. Nag-extend pa yung red alert kagabi ha. Hindi lang yung 6 to 9. Beyond 9 o'clock, naka-red alert pa rin po dahil sa sobrang nipis ng supply ng kuryente natin. Mo, at ang sad note noon, nag-ano sila, nag-manual, di ba? Manual load dropping. Itay muna tayo sa kuya. Okay, kuya. Ay, sir. Asek. Si Asek. Asek, good morning po ulit. Asek. Andiyan na ba? Hello, Asek. Teka. Mobile yata siya. Ano. Kasi mobile po ako. Okay, go ahead na po ba? Oh yes sir, go ahead po. Oo. So yun nga po, yung akin pong naturan kanina, nasabay po yung pagbigay ng dalawang planta natin kahapon dun sa mga pinayagan at saka hindi pinayagang mga outages na nangyari. Nabanggit ko na po, summer period po ngayon, kaya pinapayagan po natin yung mga hydropower facilities. Ang kanilang sinasabi po, Teka, pumapalya. Mukhang wala rin pong kuryente po yung signal ni Asik Marusigan. Kulang sa supply ng telco. Nakakalungkot lang. Kasi baka ako, Weng, napanood na natin No? Pagka ganitong panahon ng taginit, nagkakaroon ng ganitong klase ng mga pagpalya ng kuryente. Una kasi wala yung lahat ng hydropower plant mo. Yun nga. Tapos susunod dyan, may namumuro na naman taas yung ngil sa kuryente. Una, mahal talaga ang coal. Tapos pag kulang ka ng supply ng kuryente, pag may nag-backdown ka na planta, kukuha sa WSM. Yung USM po, mahal parang po palengke ng kuryente yon. So, kung pag mahal sa USM at nilagay mo sa distribution sa mga bahay-bahay at industrial, ipapasa siya sa atin. Mahal yun. Mahal yun. Yung sa atin yung sige. Mm-hmm. Okay na, si Asek. Asek, okay. Opo. Mm-hmm. Mm-hmm. Asek Marasigan, good morning. Wala pa rin. Okay na. Hello? Asek, ayun. Maganda na. Go ahead, sir. Sinabi po ninyo na meron tayong dalawang planta at mayroong mga planta po na pinayagan po na mag-maintenance shutdown? Yes po. Mm-hmm. Nabanggit ko nga po na pasensya na po, napuputo po yung linya natin. Go ahead, anyway, sir. Ganun nga po. Meron po tayong mga pinayagan na mag-maintenance. Sa kasamaang palad po, nagkaroon sila mga additional findings kung saan nangailangan sila ng additional days para pa ipagpatuloy yung kanilang repair and maintenance program. Mm-hmm. Tapos yung kahapon po, nadagdag nga po yung pagbigay po ng dalawang units ng isang planta natin ng kuryente. Mm-hmm. So nangyari po, numipis po yung masyado yung ating reserva kung kaya't nagkaroon po tayo ng yellow at red alert. Mm. Okay. Yung pong sinasabing 19, 19 na planta na nagkaroon ng unscheduled na shutdown, naimbestigahan na po kung anong kadahilanan nun, Asek? Well, sa kabuuan nga po, ito po yung binanggit ko kanina. Yun lang yun. Karamihan po, yes po. Karamihan po dyan ay mga hydropower facilities. Mm-hmm. At saka yung mga originally pinayagan mag-maintenance, kaya lang po, na-extend. Okay. Maliban pa po dyan, meron po tayong tinatawag na yung mga derated capacities. Yung po bang, dahil sa sariling status na po ng planta, hindi po nila kailangan mag-maintenance pero may bawas po doon sa kanilang generation. Yes. So sinasabi po ninyo, wala naman kayo nakikitang anomalya. Yeah, kakaiba. Walang kakaiba. Doon siya nangyari kahapon. Sa ngayon po, hanggat hindi po natatapos ang ating full investigation, wala po kaming nakikita na ibang pa sani nung pagkakaroon natin ng red and yellow alert. Magkakaroon pa po ba ng red and yellow alert ngayon at sa mga susunod pang araw?
Natanggap na po namin yung latest na power outlook for today. Mm-hmm. At ang nasasaad po rito, magkakaroon pa rin po tayo ng yellow alert, pero wala na po tayong red alert. Parehas po sa Luzon at sa Visayas. Mm-hmm. Bakit po ganun na yung sitwasyon? Ibig ba sabihin may bumalik na sa grid mula doon sa unscheduled shutdown ng mga planta? Tama po kayo. Meron po mga... Alam niyo po kasi ang pagdedetermine po ng ating power outlook ay ibinabangga po natin kung ano yung projected demand natin po today kumparado po dun sa available na supply naman ngayon. Mm-mm. At dahil nga po mayroong isa, dalawang planta na nakabalik na, so yellow na lang po ang ating alert ngayon at wala po tayong nakikita sa kasalukuyan na red alert. Ibig po sabihin ba nun ay magkakaroon pa rin na rotational brownout, ASEC, o dahil naka-yellow alert na, wala na yung ano manual load dropping na tinatawag? Yes, ASEC? Wala. Pumapalya yung planta ng kuryente ng signal niya. Sa inyo, kasi mahalaga malaman natin para maplano naman ng mga kapuso natin yung buhay nila sa maghapon. Anong oras kaya yung yellow alert? Anong sakop nun? Mm-hmm. Gusto natin malaman para yung ating mga kababayan ay makapaghanda ng pamaypay. Yes. Ngayon, Weng, ano ha? Pag pumunta ka ng Lazada, Shopee, makakita ka ng magpa-pop out na lang doon yung ano tawag doon, portable fan. Pamurahan. Pamurahan ng portable fan ngayon. Uh-oh. Sa totoo lang, meron na rin portable aircon. Ang portable aircon ngayon, sinusukbit na sa leeg. Hindi ba fan din yun? Hindi, Weng. Aircon ang katawag nila. Aircon, ha? Tapos ang compressor, susukbit mo sa... Hindi, joke. Ang baterya, para baterya ng talaga, kotse. Mga kapuso. Opo, nakasukbit sa leeg. Oo, Weng, meron na yun, matagal na. Kasi ganun kainit ang panahon. Ay, so, nai-invento na yung mga ganyang klase ng mga gadgets. Pampadali ng buhay natin yan. Pero nating beats the natural, yung di ganun. Ah, syempre. Hindi mo kailangan ng baterya doon. Naman, na-exercise ka pa. No? Liit ng braso mo, palipat-lipati mo, baka hindi magpantay. Asa na si Asek? Ayos ba? Alright. Asek, pumapalya yung kuryente ng ano mo, ha? Mm-hmm. Signal. Sige, balikan mo, siguro natin si Asek mamaya-maya. Okay. Commercial muna tayo. Magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala, mga kapuso. Ayusin lang natin yung patabihin muna natin si Asek sa isang sulok at makakuha tayo ng magandang signal, no? Standby, mga kapuso. Oras natin, alas 8:17. Radyo na. TV Kortesiya pa. Na. Disiplina pa. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWD ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat, mga kapuso! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Yung tungkol dun sa Cebu, napag-isipan mo na ba? Gusto rin naman kita talaga mailayo nandito eh. Sa kaguluhan, sa mga kapahamakan. Gusto mo makagante kay Lesson, di ba? Tutulungan kita. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV.
Toy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung taong bumaril sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. Up, up, up. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. You're watching Double B TV on GTV. Pagkulad po ng pamamalansya, pwede po natin yung gawin either sa weekend, paglinis ng ating mga refrigerator, ng ating mga bumbilya, pwede natin palitan ng mga energy-saving bulbs. Manipis na po talaga yung supply ng kuryente. No? Kung titingnan niyo po yung abiso natin, 19 na power plant at ang sumatotal po ng mga naka-unscheduled, mas malaki pa po sa schedule. Mm-hmm. Nasa higit 2,100 megawatt plus po ang wala sa panahon o wala sa schedule versus yung naka-schedule na 700 megawatt. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Number 1! Chak-chak-chak C sa Double B! Alright, nasa linya na natin ulit. Balikan natin si Asek Mario Marasigan. Asek? Yes, pasensya na po. Medyo mahina po yung signal kanina. Okay na, sir. Alright. Yung paliwanag po na hinihiling namin doon sa yellow alert. Ang sinasabi niyo po, naka-yellow alert na lang tayo ngayon, wala nang red alert. Pero ang tanong, magkakaroon ba ng brownout o wala na po? Under the yellow alert status po, wala po tayo nakikita na rotational brownout. Kasi ang sinasabi lang po ng yellow alert, kung sakali po may isang malaking planta tayo na nakakabit sa sistema natin sa ngayon, ang siyang magkakaroon ng force outage, kukulangin po yung ating reserba. Kaya hindi po ibig sabihin ay kulang na po tayo sa supply. Ang numinipis lang po ay ating reserba pagdating po sa yellow alert. Okay. Wala na, anong oras daw po yung yellow alert? Nasa interval po ng alas 2, so mag-uumpisa po yan ng alauna hanggang 11 p.m. po or alas 11 ng gabi. Mahaba. Okay. Pero matanong ko lang, ano, kasi ang sobrang init po ng panahon ngayon, sinasabi nga nila pagka hindi mo minintain ng maayos yung kotse mo, Weng, mag-overheat yan sa sobrang init. Ano, so, kagaya din po ng makina ng sasakyan, itong mga planta ng kuryenteng ito, meron ba epekto yung init ng panahon? Nag-o-overheat ba yan? Asi kaya pumapalya? Tama po kayo, Sir Joel. Hindi naman po yung sa umiinit pagkagaya ng kotse, pero nagkakaroon po ng additional stress ang ating sistema kapag sumosobra po yung tindi ng init ng ating kapanahunan. Kasi alam naman po natin na lahat ng bagay kapag ininita natin, nagkakaroon po yan ng stress. Mm-hmm. So ganun din po ang posibleng mangyari sa ating mga planta ng kuryente at maging mga linya po natin ng kuryente, ganun din po yun. Kung kaya hanggat maaari nga po, tayo po ay nananawagan sa ating mga konsumidor na kung pwede, huwag nating isagad yung paggamit natin o pagkonsumo ng kuryente. Mm-hmm. Okay. Ang problema natin sa kuryente, masusolusyonan lang, Asek, pagka nadagdagan yung ating mga plante. No? Mm-hmm. Marami nga nagbabanggit, Weng, nagpapanukala, why not consider nuclear? Mm-hmm. Kasi nga, grabe, ang... Ito, every year na lang nating pinag-uusapan ito. Sa pwede pa daw magmura. Pwede pa magmura kung mag-nuclear tayo. Ano bang nangyari na dun sa mga dagdag na planta ng kuryente? Meron pa ba tayong aasahan na Asek? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Tama po kayo.
patuloy po yung pangangalap natin ng investment para sa Pilipinas, lalong-lalo na po doon sa pagtatayo ng plansa ng kuryente. At tayo naman po ay merong prinsipyo, yung tinatawag po natin, na technology neutral policy, kung saan po ina-accept po natin at ina-acknowledge natin ang lahat ng technologies na pwede pong makalaglag sa kapasidad ng supply natin ng kuryente. Kagaya po na naturing ninyo, pwede ba ang nuclear technology? Welcome po sa atin. Kaya lang po, meron po tayo mga dapat na ayusin kagaya po ng pagsasabatas ng regulatory framework pagdating po sa nuclear energy technologies. Ngunit ang promotion naman po natin ng malilinis na paraan sa paggawa ng kuryente, kagaya po ng renewable energy, ay nasa lugar at tayo po ay patuloy na nangangalap ng investment galing sa private sector. Sa renewable energy po, ano yung pinakagamit natin sa ngayon sa bansa? Sa ngayon po, in terms po ng dami, no? Yes. Ang pinakamarami pong investment interest ay nasa solar at saka wind technologies. Mm-hmm. Nasa po at andyan pa rin po yung sa mga interest ng ating private sector sa pagtatayo ng mga additional hydropower facilities, mm-hmm, kagaya po ng pump storage hydro na kagaya po ng ating kalayaan power plant. Pero doon sa wind and solar, gaano kalaking yung volume-wise ang pag-uusapan ang napuproduce po enerhiya para sa buong bansa natin annually? Sa ngayon po, mayroon po tayong 22% na contribution sa ating supply ng kuryente galing sa renewable energy. Magkakasama na daw po dyan ang solar, wind, hydro, biomass at maging geothermal. Bakit po ang liit pa rin hanggang ngayon, ASIC? Eh, ang tagal na nung batas para sa renewable energy development. Base po sa ating pagtantiya, kailangan po ng malalaking investment galing sa private sector. Hindi lang po sa lokal, kung hindi pati sa mga foreign investors, kung saan isinasaayos po natin lahat ng pulisiya. Kagaya po ng pinakahuli na ginawa po natin under the current administration, pinapayagan po natin 100% yung foreign corporation sa mag-invest, mm-hmm, sa renewable energy. Bukas bakit, pala tayo doon. So pwede na pala tayong tumanggap ng mga puhunan. Basta renewable energy ang pag-uusapan. 100%, tama ho ba, ASEC? Tama po yun. Pero meron na po bang nagpapasok o may interesadong pumasok sa ganong klase ng investments? Bakit ba? Ba't hirap tayong papasukin sila rito? Meron bang mga, yung atmosphere ba rito, hindi conducive para sa kanila? Bakit hindi sila pumapasok, ASEC? Hindi naman po. Actually po, sa kasalukuyan, marami tayong mga interested parties po na pumasok na. Marami na rin po tayong nai-issue na sa mga renewable energy service contract, kung saan po, hinahangad po natin na by 2028, makakapag-umpisa na tayo pagdating doon sa tinatawag natin offshore wind power development. So, nakatayo na po yung ating mga wind energy technologies sa dagat, hindi na po sa lupa. Papasok na po ang mga yan. Kaya po, inaayos na po natin lahat ng pangangailangan ng mga ganitong investor, lahat po ng palasiya, pati po pagtatayo ng grid na kinakailangan para mag-interconnect para po dito sa mga power projects na ito. Pero yung sa nuclear, sir, nasaan doon yung pag-aaral ninyo na? Seryoso ba itong konsepto na pwedeng akapin po ng gobyerno sa ngayon? Tama po kayo, Ms. Weng. Actually po, hinihintay na lang po natin yung pagsasabatas ng regulatory framework. Uh-huh. Marami na rin po tayong nakalap ng mga investment interest, no? At tinatantiya po natin, base po doon sa ating assessment na sana by 2032, meron na po tayong 1,200 megawatts sa contribution galing sa nuclear technology. So ibig sabihin magtatayo tayo ng plantang nuclear pero hindi nakasama yung idea ng pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant? Kasama pa rin po yung pagbubuhay ng Bataan Nuclear Power Plant pero tinatansya po natin at pinag-aaralan ng maigi kung ito ba ay naaayon pa, tandaan po natin, lumang technology na po yung Bataan Nuclear Power Plant. Baka po mas maganda, depende po sa result ng study na sinasagawa, mas maganda pa yung magtayo ng bago kaysa i-rehabilitate yung luma. Ilang nuclear power plant po ang nasa pipeline na gusto nyo itayo? Yung pong dami ay depende po sa mga location, pero target po natin by 2032 ay 1,200 and by 2040, manodoble po yan. At kung meron pa po tayong kakayanan na magtayo pa, hanggang 4,800 megawatts po ang target natin by 2050. Uy, magandang projection yung Joel kung sasakali. At pag nangyari yon, hindi na tayo dadanas ng rotational brownout, ASEC. Tsaka baka makamura, mapamura pa yung ating kuryente. Bababa po ang singil sa kuryente pag ganon? ASEC?
Ang atin pong pag-aaral ay continuous. Mahirap pong mangako ng pagdating sa presyohan ng kuryente dahil depende rin po yan sa pangangailangan natin. Habang lumalaki po ang demand natin, syempre, tumataas din po ang presyo ng kuryente. Mm-hmm. Sa ngayon, baka gaano kalaki yung kailangan natin i-produce na kuryente pa kumpara sa demand para po siguradong stable na o matatag na ang supply ng kuryente sa bansa? Malaki pa po ang pangangailangan natin. Kung sa katunayan po, ang projection po natin by 2040, nangangailangan po tayo ng minimum na 19 megawatts, for example, galing po sa offshore wind energy technologies. Mm-hmm. At kasama na po dyan yung 2,400 na nuclear na nabanggit natin. Okay, ano, pangarap natin, Weng, ano eh, no? Yun, yung pangarap natin eh, makapal o kumapal yung ating reserva. Totoo kasi yan. Ngayon, parating, naku, manipis ang reserva, para kang tumutulay sa lubid, di ba? Every time, meron lang isang langgam na dumaan dyan, eh, matalisod, eh, baka wala tayong kuryente. Ay, ito pala, Joel, as in nag-ILP ba tayo kahapon? Interruptible Load Program, tama ba yun? Oo, as in. ILP. Tama po kayo, Ms. Weng, kasi di ba nag-red alert tayo at during the first red alert po natin, yung alas 2 hanggang alas 4, humigit po muna po 300 megawatts po ang i-contribute ng ating interruptible load program. Kaya yan po ang major na naging solusyon natin para maiwasan po yung rotational brownout o yung tinatawag nating rotational service interruption. At pag nag-ILP, tama po ba na binabayaran yung mga establishmento na nag-contribute ng o gumamit ng sarili nilang enerhiya under ILP? Tama po yan. Binibigyan po ng compensation yung pong fuel na ginamit nila para gamitin yung sarili nilang mga generating facility. Kasi ang generator, Weng, ang primary, ano yan, gatong. Gatong siya, gasolina. Gasolina. Kaya krudo. Mm. So, mahal yun eh. Uh-oh. Anyway, sige, Asek, mag-ingat kayo. Salamat sa oras ninyo, ha. And sana hindi na tayo magka-brownout. Basta muli. Walang brownout today. Maraming salamat po at pabuhay po tayong lahat. Thank you. Si Asek Mario Marasigan. Kakaunti lang kasi ang investor, Weng, sa ano eh, sa industriya ng kuryente. Mm. So, para allowed ding pala 100% no? Oo. Mga dayuhan. Para ding ano yan, industriya ng langis na nakikindatan sila. Di ba ganun? Tapos sila lang nagdidikta ng presyo nila. Kunyari, maraming player sa West M pero tatatlo lang pala yun. Oo, tapos pag doon ka bumili, ang taas po ng presyo. So talagang ang pinakamainam na gawin para humuha ba ang presyo ng kuryente, magpapasok tayo ng mga investor dito. At consider natin yung mga ano ibang yan, nuclear, di ba? Renewable. Ang init ng panahon, Weng, di natin nagagamit. Pwede naman gawin natin niya sa solar. Kalma. Visit eh. Sayang po talaga yung init ng panahon. Di ba? Pang solar energy. Kaya lang, ang startup kasi ng solar business, Joel, mahal talaga. Kahit maglagay ka ng solar panel sa bahay mo, mahal. Pero in the long run, nandun ang ginhawa. Hindi kasi mahal dahil kakaunti pa lang ang gumagawa. Kung pararamihin natin ang investor sa renewable energy, di mapapamura natin. Totoo yan. Naman yan. Diyos ko, mga kapuso. Biro nyo, sa hangin, wind. Di ba? Sabi ko siya, ang daming Pilipino mahangin dito eh. Ang dami pong mayabang na Pinoy. Mapapakinabangan natin yung wind energy, mga kapuso. Sus Maria Josep. Sambay lang, mga kapuso. Punta muna natin itong ating bagong-bagong balita. Meralco, tiniyak na hindi na muli makakaranas ng brownout ang mga lugar na unang naapektuhan ng rotational brownout kahapon. Luzon at Visayas Grid, magkakaroon pa rin ng yellow alert ngayong araw batay sa power outlook. Ayon sa Department of Energy, ngunit red alert status, hindi na inaasahan. Lalawigan ang Antique, posibleng magdeklara ng state of calamity ngayong linggo o sa susunod na linggo. Dulot po ng matinding epekto naman ng El Nino ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao. Mga kaso ng pertase sa whooping cough sa Calabarzon, umaabot na po sa 118 ayon sa Department of Health. Pananatili ng maraming Chinese students sa Cagayan, may basihan at may hawak na kaukulang dokumento mga dayuhang estudyante ayon po sa pambansang pulisya. Mandamiento de Arresto na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court laban kay Pastor Apollo Kibuloy at limang iba pa. Kaugnay po yan na reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Isinilbi po yan sa Davao City kahapon, ngunit walang naaresto. Abangan ang mga development ng mga balitang yan sa mga palatuntunang susunod sa Super Radio DCWB. Ang oras po natin, 8:33. Standby, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.
pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 ng umaga. Double Wang sa Double B. Alas 6:30 ng umaga. Super Balita sa umaga. Nationwide. Alas 7:30 ng umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 ng umaga. Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Araw-araw namin kayong pipiliing makasama dito sa... Take off! Goal namin eh, mapasaya kayo palagi. Masaya pa kayo! When nuclear weapons are stolen, they turn to him for help. Mr. Bond, James Bond. GoldenEye, Wednesday 8 p.m. on GFlix, on GTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Tamo na natin itong mga balita na ating mga Super Radio Reporters. Department of Foreign Affairs, iginit na nananatili pa rin ang deklarasyon ng Alert Level 2 dyan po sa Israel. Detalye, Mau de la Cruz. Ganun na nga, Joeng, ano, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nananatili pa rin ang dati nitong deklarasyon na Alert Level 2 para sa Israel na restricted o nagbabawal sa karagdagan deployment ng mga overseas Filipino workers doon. Ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv ay patuloy na nagre-rekomenda na lahat ng non-essential travel o hindi mahalagang paglalakbay mula sa Pilipinas patungo sa Israel ay i-postpone muna, no, indefinitely o ipagpaliban hanggang sa oras ng sitwasyon ay mag-stabilize o maging maayos na. Kung talagang kailangan na paglalakbay sa Israel, pinapayuhan ng mga Pilipino na sundin ang lahat ng pag-iingat. Lahat ng mga Pilipino naman sa rehiyon ay pinapayuhan din na maging alerto at manatiling updated sa mga pahayag ng security ng kanilang host country. Para sa contingency planning purposes, hinihikayat din ng embahada lahat ng Pilipino na makipag-ulayan sa kanilang mga overseas community leaders, ano, at sa ating mga embahada at konsulado ng Pilipinas. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Samantala, yung pagtukoy po sa Strait of Hormuz bilang high-risk area, isusulong po ng Department of Migrant Workers o DMW. Meron na ang Gulf of Aden, delegado doon. Mm-hmm. At ito naman ngayon, yung Strait of Hormuz naman. Ano silbi pag declared siya na isang high-risk area? Baka pag dumaan sila doon, mas malaki bayad. Ah, ganun ba? Pwede, ano,
gano'n ang mangyari. O pwedeng tumanggi no? Yung sima natin na dumaan dyan. Dadaan ba sa, ano, sa Strait of Hormuz? Ay, ayoko dyan. Hindi. Sa recto lang to dadaan. Sa recto, Abby. Makipitali nga, Mark Makalalan. Tama ka dyan, Winga Joel. Magkakaroon ng right to refuse o yung pagkakataon ng mga tangke, yung mga tripulante na makasakay. Maliban dyan, pag nadeklara itong high-risk area, ay magkakaroon ng dagdag safety measures para sa mga biyahe ng barko na babaybay sa mga critical waterway. Nais ng Department of Migrant Workers o DMW na mapasama ang Strait of Hormuz sa klasifikasyon ng high-risk area. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ng DMW na maglalabi sila para sa pagtukoy sa Strait of Hormuz bilang high-risk area para na rin sa kapakanan ng mga Filipinong tripulante. Kasunod na rin ito ng detensyon ng apat na Filipino sa container ship na MSC Aris na sinalakay ng Iranian authorities noong Sabado. Paliwanag ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, isusulong nila ang high-risk area designation ng Strait of Hormuz at ilalaban ito sa International Bargaining Forum o IBF kung saan kasapi naman dito ang International Transport Workers Federation at International Maritime Employer. Sa pamamagitan kasi nito ay lalakas pang safety measures para sa mga biyahe ng barko. Pagtitiyak ng DMW, committed sila sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga stakeholders para maging tagumpay ang kanilang paglalabi. Ang inyong kapuso, Mark Makalala, ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Taxi sa yung pong grupong LTAP o Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, hindi raw po hihirit ng taas pasay sa jeepney? Detali Alan Gatus. Alan? Hindi humano hihirit ng dagdag pasahe ang grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP iti sa kabila ng walang puknat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa ngayon. Ayon kay LTAP President Lando Marquez, nangangamba sila na lalo pang matatalo sa mga motorcycle taxi ang mga jeepney kapag humirit pa ng dagdag pasahe. Ngayon pa lang umanong kasi ay naaagaw na ang kanilang mga pasahero ng mga motorcycle taxi. Iwas traffic din umano kasi ang mga motorcycle taxi at hindi at sundo pa umano sila sa mga ito sa kanilang bahay at trabaho kumpara sa jeepa. Magbabakwestiyon din umano kaya tiyak bawas ang kanilang mga pasahero lalo na sa mga estudyante. Maliban dito, buhay pa umano kasi ang kanilang petisyon sa dagdag pasahe na nakabimbing sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa kanilang petisyon hanggang 15 pesos ang kanilang hinihiling na minimum na pasahe para sa jeepney. Isusulong din naman nila sa LTFRB ang implementasyon ng automatic fare adjustment na nauna nang inaprubahan ng ahensya. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradio DCWB. Dapat totoo. Taxi sa Double B! Well, nasa linya natin yes. Si Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Siya po ang heavy po ng National Capital Region Police Office. Ito'y may kognayon doon sa nahuling Chinese. At meron pang isang nahuli, dalawa sila. Dahil yung isa, tinangkapang suhulan para siya yung nagpapadrino, diba? Mapakawalan yung unang hinuli. No? Mm-hmm. Si General Nartates nasa ating linya. General, magandang umaga. Si Joel Siweng, live po ko Super Radio DC Double B GTV. Maganda umaga. Jen? Yes. Hello. Magandang umaga, lalo-lalo na sa mga tagapakinig natin. Salamat po sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Paki-detalye nga po sa amin, paano nyo pong kinasing itong Chinese na ito? Ano bang... Ay, naputo. Nagsisimula ka palang umarangkada sa tanong eh. Sus Mario Joseph naman, no? Telco baka talaga. Merong sleeper cell sa ating mga telco. Alam mo dati, recently din Joel, nagkaroon ng balita na merong isang kilalang village dito sa Metro Manila, south. Ang sinasabing pinamumugaran nila ng mga Chinese. Pero nagsalita naman ng Southern Police District hindi naman daw ganun ang kaso. So pinapayapa nila yung pangamba ng publiko kaugnay niyan. Alright, anyway, okay ito, balik na si General Nartates. Jen! Naputol ka po. Opo. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ano bang detalye nitong pagkakaaresto dito sa Chinese national na ito? Ano bang intelligence report na natanggap nyo tungkol po sa kanyang katauhan? Hello? Sabi ko sa iyo, may sleeper cell eh. General Tates. Ano ba nangyari? Mm-hmm, Jen. Ayun, no? Talaga naman, no? Taxi sa Double B! Sige. Oo. Nasa southern, kasi southern, ang dami ng Chinese doon, eh. Sa southern Metro Manila. Pinilit na i-connect, eh, di ba? Natry natin sa Viber. Pero may magandang idea lang si Joel Olanday Sulaiman sa ating Facebook Live. Sabi niya, yung pambili ko sana ng bagong motor, pinambili ko na lang ng solar.
Ah, o ngayon, 1.5 kilowatts ang na-harvest ko every day. See? Oh, diba? Diba? Oh, eh. O sa salit na luho muna, yung necessity pangangailangan muna ng pamilya. Oh, daming yung mayaman sa ganyan. Dahil diba? Mauutak, magagaling, at business-minded yan kesa inuuna forma. Oo. Oh, oh. Diba? Yung pangangailangan muna. Totoo yan. Alright, nais na. Si General Nartates. Oh. Jen, wala pa rin. Oo. Oh. Sige. Commercial break muna tayo, Joel. Break muna tayo. Mm-hmm. Sambay mga kapuso. Ang oras po na alas 8.45. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Feel na feel ang gigil sa tanghalan. Ang galing pang Grand Finals. Let the coffee gala! This Wednesday, kaninong pangarap ang mabibigyan ng pwesto sa tanghalan? Ronaldo, do you have a pickup line? Sabi na hindi naman totoong social. It's showtime! Uy, may good news ako sa'yo. Nahuli na yung taong bumaril sa mami mo. Totoo po ba? Nakakakonsensya po na iba yung makukulong. Ang importante, ingatan mo ang secret. Here we are, Catherine. Cheers. My Guardian Alien, 10:30 p.m. Tatama yung sinabi ko sa'yo na hindi matatanggap ni Jordan yung anak natin. I will be with you every step of the way. Ikaw na sumira sa aming mag-asawa. O nararapat siya sa akin. Anak ko yung dinadala niya. Asawa ng asawa ko. Dito niyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makakahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak niyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Ang LLG literally po ay nababawas tayo ng mga consumer na nakakabot sa transmission system. So dahil nga po kapos na ang supply, kailangan ho natin magbawas ng gumagamit ng kuryente para mapagkasa yung nalalabing kuryente. Kasi pag hindi ho tayo magbawas, ang mangyayari ho, lalabnaw yung kuryente, magiging low voltage. So para po yung matitirang masisendisyohan ng nalalabing supply, eh maganda naman ho yung kalidad, magbabawas po tayo para hindi po low voltage at nakakasira rin ho pati ng kagamitan at equipment ang low voltage. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin ko, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Number 1! Taxi!
sa WB. Alright, balikan natin si General Nartates. Yeah. Nasa ating linya. Jen, gandang umaga ulit. Hi, sir. Hello. Magandang umaga. And then, Joel po. Opo. Opo. Magandang umaga po, General. Paano bang intel na natanggap natin dito sa particular na Chinese national na ito? Okay, meron tayong informante about the presence of foreign national, particularly Chinese national, na merong mga high power firearms and different caliber of firearms. Merong short, may long. And then so, we conducted validation yung mga operatiba natin and then we sought or we seek ng search warrant and then na-approve naman po. And so we implemented the search warrant and we were surprised na aside from the firearm, of course, meron pang mga ibang mga accessories like bullet vest, meron din tayong protective gears and as well as yung nilalagay sa ulo yung ballistic helmet. Helmet, opo. Nagpaliwanag po ba siya kung para saan yung mga ganong klase ng kagamitan? Of course, tinanong natin and or through yung mga kapitbahay, I will leave it to the investigators at saka kung kasi ongoing pa yung ating profiling. Well, initial profiling is these personalities are involved in business of yung internet gaming license. Nabigyan sila ng mga ganyan and or have something to do with the Pogo. Ah, okay. So ano estado niya rito? Anong hawak niyang papeles dito? Meron ba siyang tourist visa ba yan? Investor's license? Yes. Ano ba yan? Ano bang hawak niyang papeles? We only have the passport. Yung passport nga is nakalagay doon yung pangalan ng Chinese national. But with regard to visa galing sa DFA and as well as visa from the Dole, hindi pa po natin na nakakalkal or hindi pa natin na secure. On process pa yung ating profiling. Okay. Meron po siyang ibang makasamahan dito, General? When premises were raided, nandyan po tatlo ang nandyan. So, the other two were tinignan natin kung ano yung mga papeles nila. The same time, meron pa tayong nakuha mga luxury cars. Ilan yung luxury cars? Dalawang initial report na natanggap namin dito. Yes, sir. Dalawang luxury car po yun. Isang electric car at saka isang yung electric car SUV po yun. Saka isang Porsche na McLaren. McLaren, oo. May papeles din ba yung mga sasakyan na yan, Jen? Wala pong papeles na mapakita yung mga tao. So, minabuti po natin na i-take into custody muna and then we'll coordinate with the corresponding or respective offices or departments, lalong-lalo na sa custom. Ibig po sabihin, walang proof of ownership, walang registration din, General. Tama po yan. Paano po yung license nila to drive? Tinitignan po natin yung license. Wala po tayong makitang license. Walang license. Tinangka pa hong suhulan itong mga operatiba. Tama ho ba, General? Opo. Nung sila yung dinodokumentahan dito sa Bicutan po, sa opisina ng Regional Intelligence Division, may isang Chinese na na-host natin is may bisita. May dalang pera ata yun. And so ito nilatag dun sa opisina ng Artu at Nalamba Bribe in exchange for their release. So lakas naman po ng loob, General. Magkano pong sinusuhol? Doon pa sa istasyon ng police natin ginawa yung panunuhol. Tama po yun. 3 million pesos po. Wow, okay. Nakikita niyo bang kakaiba yung nahuli ninyong Chinese tapos may nakita kayong Chinese flag doon? Tapos may nakita kayong tactical helmet po doon. Meron pong China marking. Tingin nyo ba medyo kakaiba po yan? Sa aking pananaw, kakaiba po to. Kung meron kang flag, of course, sign of patriotism, siyempre, it will always remind you na kung saan ka nanggaling. But with the presence of high power firearms,
medyo kakaiba yun. So we are conducting a more deep profiling dito sa tao to purso kung ano man ang makikita natin. Ano at lalo na may mga finances sila, may mga they are renting a nice home and then mayroong mga transportation, may mga gagandang sasakyan at may pera. So dinitigan po natin yun. Ano pong mga possible angles dyan ang sinisilip ng mga otoridad, General Nartates? Well, at first, siyempre ayoko mag-hot, pero at first, isa tinitigratan natin yung correction nila sa business, sa business, lalong-lalo na dito sa IGL or POGO. Okay, kakaiba ba paningin ninyo, General, dun sa pagdami ho ng mga Chinese national, particularly dito po sa southern part ng Metro Manila? Medyo kakaiba ho ba yan o tingin nyo normal lang naman po ito? In terms of foreign nationals, not only Chinese nationals, we are plucked with the different foreign nationals, specifically because itong Metro Manila, this is the seat of power, nandito yung main economic activities ng Pilipinas. 60% po dito sa Metro Manila, dito umaandar itong mga economic activities, 60%. So with that 60%, nandiyan ang tourists, nandiyan ang national government, international government, at different embassies nandito. And there are different economic hubs and structures as well as their activities. Nandito po lahat. Mm-hmm. So hindi naman hindi niyo naman nakikita ang ano abnormal yung pagdami ho ng mga foreign nationals, particularly Chinese, dyan po sa area ho na Southern Metro Manila. Okay. So sa mga Chinese po, is one factor dyan po is yung presence po dito ng ating mga POGO or IGL. We have about 8 dito na malalaki given nabigyan ng license ng pag-call and different small group na nabigyan din ng mga licenses in a monthly basis. We are in coordination sa PAGCOR, sa Bureau of Immigration, sa Labor, sa DOL for the working permit as well as the different local government units. That's not, ini-inspect po natin itong mga whether maliit or malalaki na company involved in POGO or IGL. That's that. Hindi sila maperwisyo. At the same time, kung meron silang reklamo, direct silang pupunta sa police. At the same time, yung police, including the local government, nai-inspect po sila. And even, nadodocument natin yung mga personalities na nandito sa mga companies na ito. Okay. Yung particular Chinese national na yan na naaresto ninyo, anong kaso niya ngayon? Anong kinakaharap niyang kaso? At ano siya? Under, ano ba siya? Process of deportation na o hindi pa? When the premises were raided last Sunday, the next day na inquest po, and then they are now in custody ng Regional Intelligence Division ng NCRPO pending yung resolution ng pagka-inquest po natin sa kanila. Ano initial cases na sinampas sa kanila, General? Violation po ng Firearms and Ammunition Law in 10591 at saka yung bribery po. Bribery, 3M, no? Right. Oh, 3 milyon pala. Doon pa sa ano, ha? Diba, sa station pa ng polis ginawa. Anak ng kamote. Lakas ng loob. General, salamat and congratulations, ha? Sir, thank you. Thank you rin po, Apo General. Thank you, sir. Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., Director po ng NCRPO. Nako, napakainit, weng. Naman. Pagka ba gumagamit ka ng electric pan, nararamdaman mo parang blower. Yung hangin ng electric fan. Parang oven ang hangin ng electric fan. Ang init sobra, mga kapuso. At sinasabi po ng PAGASA, yung maximum daytime temperature, yung record, bari malampasan natin yan, Weng. Kasi Abril pa lang tayo. O, sandali lang. Yung kasagsagan ng init Mayo daw. Kaya nga, grabe ho ang init, mga kapuso. Kaya mag-ingat po tayo. Yes. Ngayon, sa gabi, iinom ka ng tubig, di ba? Mm. Kinabukasan, Pagising mo. Uhaw na uhaw ka. So lalagukin mo yung tubig sa sobrang init. Huwag yung basta lagok, ha. Nakakalunod yung ganon. Dapat dahan-dahan pagsip-sip po na paglagok ng tubig. Sip-sip ng tubig.
Pag-sip-sip. Paglunok ng tubig. Okay, dahan-dahan lang pag po. Pag-inom na lang. Konti-konti. Ayun, pag-inom. Ayun, no? Pagka sinip-sip ko kasi, parang kailangan mong gamitin ng straw. Malay mo ko naka-straw. Sihiga na po nandiyan. At si Connie Season. Ayun, one-on-one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Ruben de Salvacion. Mag-good morning mga maharlik. Laing mga bayan, alas 9, eksakto, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.